Patuloy ang ating dalawang kamay patungo ng langit. Dakilang Ama, dakilang bagay ang ginawa niyo po kanina. Sa simula po ng aming tatlong araw na gawain. Tunay nga po Ama, ang tatlong araw na ito ay kulang. Pwede niya pang i-extend Panginoon base sa inyong kalooban. Ngunit ano man ang kahinatnan Panginoon, alam po namin Ama, na dakila ang gagawin mo Panginoong Diyos. Higit pa po sa aming inaasahan. Kung paano ang nangusap kanina, muli kang mangusap ngayon. Lord, itarak nyo sa pinakamalalim na bahagi ng aming isip na hindi namin malimutan. Higit sa lahat, Panginoon, itarak nyo sa pinakabahagi, pinakamalalim na bahagi ng aming puso, Panginoon, na aming isa sa kabuhay hanggang sa huling hininga ng aming buhay. Salamat po, Ama, dahil patuloy na ikaw ang aming inuuna. Kaya naman po, Diyos, hindi ka pwedeng magkulang sa amin. Sobra-sobra pa sa aming mga kahilingan ang iyong binibigay. Kaya po, Ama, marami pong salamat. Kaya sa oras na ito, kunin niyo po ang lahat ng karangalan. Ito'y para lamang sa inyong dakilang pangalan, sa pangalan ni Kristo Jesus at ang bawat sa iyong magsabi na amin. Malakas sa palakpak sa ating Diyos na buhay. Yung pinakamalakas at pinakamalakas na sigaw, Hallelujah! At pinakamataas na talon sa Panginoon. Amen. Praise God. Ang taas ng talon nyo. Glory to God. Ang hangin, sarap ng hangin, no? Amen ba? Ano sa mga sagot? Kahit mainit ang panahon, hindi tayo nainitan, di ba? Ang nararamdaman natin, yung masarap na damhi ng hangin sa atin. Amen. Pero sige sa lahat, yung masarap na damhi, damyo ng ating Diyos. Amen. Ito pa ho ba rito? Na sumasagot. Dito ang tingin sa magandang lalaki kasi sa harapan, kaya hindi kasi makasagot kung saan kasi nakatingin eh. Sino yung nandito kanina? Taas ng kamay. Yan. Okay. Nandito kayo kanina, no? Okay. Taas ulit yung kamay, yung mga nandito kanina. Yan. Okay. Baba na po. Ulit-ulit. Pangalawang tanong. Sino yung na-bless kanina? Taas ng kamay. Yan. Okay. Binababa kasi kaagad eh. Sino yung bless na bless kanina? Taas ang kamay. Yan, sige. Yung mga na-bless. Taas ang kamay yung mga na-bless. Di ko naman nakikita yung mga kamay. Yan, na-bless ka kanina? Halika, lapit ka. Bakit ka ba na-bless? Huwag ka mahihiya. Yung mga magaganda, ha? Hindi nahihiya yan. Yung mga magagandang picture, ginagap. Bigyan mo ng mikropono. Ano ba yung naging pangungusap sa'yo ni Lord sa nagdaang mensahe? Ano yung what strikes you most? Ano yung tumama sa iyo ng matindi? Sige nga. Tingin ka sa camera. Ayun o. Sige nga. Yung glory po. Ha? Sige. Lakasan mo.
Glory. Tingin ka sa camera. Shy type to eh. Sige, ako rin pares tayo. Shy type din ako eh. Oh. Ah, sige, bakit ka na-blush kanina? Sa mga turo niyo po, over ano. Oo. Ano yung ano yung nagandahan karon na naka-relate ka o dapat mo isa ka buhay? Yung ano po? Taas, i-microphone mo. Yung? Sige, ano yun? Sa ano po? Sa mga iniiwan na ano? Sa mga iniiwan. Yun. Sige, naka-relate siya sa mga iniiwan. Sino yung na-bless? Taas nga po ang kamay. Taas ang kamay. Nalala nagtaas ang kamay. Yan. O si Sister Dap, si, hindi siya ano ka. Sobrang na-bless po ako kasi sobrang as kabataan, relate po kami sa topic kanina. Yan. Ano yung part na masyado kang nakarelate siya? Isa yung mga iniiwan daw eh, mga iiwanan. Ikaw, anong part naman ang sa iyo? Yung sa akin po yung tungkol po sa mga kaibigan. Yan. Na dapat kung alam natin na bad influence sa atin yung mga kaibigan natin, layuan natin sila para hindi natin makuha yung mga masasama nilang gawin. Yun. Palakpakan natin si Lord. Yan. Henya po. Ha? Henya. Henya. Pinoy Henya. Sige, Henya. Bakit ka na-bless kanina? Na-bless po ako kasi po may mga bagay po na pansamantalang mong iwanan at may mga bagay po na lubusan mo na iwanan. Mm-hmm. Yan po yung mali, gano'n. Yan. Yan, yun yung tumama sa heart mo, no? Yung mga bagay na dapat na iwanan mo na at mga lubusan mo nang iwanan, no? Yung mga mali yun eh, no? Okay, oh, sige. Oh, sino na? Si ate na, ay si Bunso daw, o Bunso? Sige nga. Sabay tumaro. Sabay tingin si Bunso kay ate. So, dapat po, lalo pa kung dumagdag yung mga kaluluwa, kunyari po yung may kaibigan ka, dapat idaluyo po siya para pumadagdagan ng kaluluwa at maligtas po siya. Ayun. So, ibig sabihin eh, be a good friend to them, no? Lalo na sa kanilang kaligtasan. Yan. O ikaw naman, Joy, bago natin ibigay sa kanila, bakit ka na-bless? Nabanggit na pa, ano po, yung kaibigan mo po na, yun nga po yung hindi nakakatulong sa'yo. Ano, dapat siya yung madala mo, hindi ikaw yung madala niya sa mali. Ayun, sige. Palakpakan natin ng Lord yan. O si Ate Gail, Ate Gail, na-bless ka. Si Ate Gail, hindi mahihain yan. At tingin ba't ka na-bless kanina? Nakita kita kanina ron, namumula ka eh. Kasi maputi ka, kaya madaling makita eh. Sige. Na-bless po ako kasi po, bilang kabataan po, kailangan pong maging wise po tayo sa pagdiri po ng mga kinakasama po natin. At para na, at bilang kabataan din po, dapat alam po natin yung tungkulin po natin na nagumawa po ng kabutihan at yung mga kaibigan po natin, idala rin po natin sila at ipakilala din po natin yung si Lord po kung paano po natin nakilala ang Diyos. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Na sa kaibigan din po, ano po? Sige. Sige, kaya mo yan. Nakaya nila, oh. Kaya mo yan. Ayun nga po, sabi nga po nila, dapat hindi po sila yung magdala sa atin ng sa atin sa kahamakan. Dapat dalhin po natin sila sa kahit pa ka dapat magdala sa kanila ng, sa kabutan po. Para mga kabataan ng na-bless, di ba? Pagka rin yung matatanda na-bless, di ba? Tama pa ako? Tama pa ako? O sige, Sister Mel, bakit ka na-bless? Yeah, una po, na-bless po ako kasi talagang pinag-pray po ako para sa bayaw ko po na nasa Mindanao po ngayon na nakikibakbakan po ngayon. Mm-hmm. Sandalo? Opo. Kaya okay. Doon po talaga ako na naiiyak po talagang, doon lang po talaga nakatun na nag-pray po ako para sa kanila. Oo, nabali na-bless ka kasi pinag-pray natin sila eh, no? Nung huli na at huli na eh, no? Na yung pinapangita natin. Kaya nag-text nga din po siya. Kaya naiiyak po ako talagang sa Lord na lang po talaga sa pray, pampipray lamang po sa Lord.
ang ano na lang po sa kanila. Kasi talagang di po nahin po yung ano, dahil may mga namatay na rin daw po mga kasamahan nila. Kaya doon po kami na naiyak po ni Sister Christy. Dahil nagte-text nga po yung bayo. Iingatan ni Lord yun. Actually, actually talagang itong for the past few days, talagang tinutukan ko yung television, yung program, yung ano, yung balita. Kasi nga, hindi biro yun eh. Walang tigil ang labanan eh. Pero i-spare ng Lord yung buhay ng bayaw mo, no? Thank you, Lord. Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. Yan. The fact po na narinig ko po yung mga share niyo po sa amin is patuturing ko na po na blessing for me po. Dala na po ngayon, mga youth, katulad ko po na sa pagtanda po namin, we encounter real responsibilities po sa sarili namin. And yun po, yung tulad po ng sacrifices po. Para po, may mangyaring mas bigger pa sa life natin. Mm-hmm. Sometimes you need to sacrifice things para mangyari. Mm-hmm. Ayun, yeah. Palakpakan natin ang Panginoong sa buhay. Sabi nga niya, minsan kinakailangan natin magsakripisyo. Pakisabi, kinakailangan! Kinakailangan! Sabihin natin, minsan! Minsan! Okay, pwede natin sabihin, matalas! Matalas! Na kinakailangan magsakripisyo. Yan. Para magawa natin yung kalooban ng Diyos o yung mas mainam para sa atin ay mangyari at maganap. Yan. That is the message of the title this afternoon. Yan ang mensahe ngayon, ha? Yan ang pamagat, ha? Bali, karugtong ng ating mensahe kanina. Nakikinig pa ho ba tayo? Okay. Sa aklat ng Mateo chapter 4, balikan natin muli. Ito yung ating pinag-aaralan. Nung ako'y nagbabasa doon sa ating pastoral house, ay ito yung reveal sa akin ng Lord. Ito yung revelation ng Lord. In the book of Matthew chapter 4, beginning verse 1. Then Jesus was led by the Spirit into the desert to be tempted by the devil. After fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. The tempter came to him and said, "If you are the Son of God, tell these stones to become bread." Jesus answered, "It is written, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." Yan, ang Panginoon ang magpala ng kanyang salita. Ating napag-aralan kanina, pag nagdeklara ka ng fasting, nakikinig pa ho ba tayo, hindi ka magugutom. Pagkatapos ng fasting, saka ka lang magugutom. Kahit 40 days and 40 nights pa yan, pag ikaw ay nagdeklara na mag-aayuno ka, so hindi ka magugutom. But after your fasting, doon ka lang makakaramdam ng gutom. So merong divine sustenance ang ating Panginoon. Nakikinig pa ho ba tayo? Yan. Ngayon ang ating Panginoong Jesucristo ay pansamantala, pakisabi pansamantala, siya ay hindi kumain. At maaaring masabi nating hindi rin siguro siya uminom, no? Kasi wala naman sinabi ritong na siya ay hindi uminom o hindi kumain. Pwede rin siguro, ano po. Pero ang sabi ng Biblia, siya po ay hindi nagutom. O maaaring siya rin ay umiinom ng tubig sapagkat hindi naman maliwanag ang sinabi ng Biblia. Basta ang sabi lang ng Biblia, after fasting of 40 days and 40 nights, he was hungry. Amin po ba? So nagutom siya. So makikita natin, meron siyang sinacrifice for the meantime. Kaya sa buhay na ito, listen very carefully, in order for us to do the will of God, in order for us to become successful, maaaring meron tayong pansamantalang isacrifice. Nakikinig pa ho ba tayo? O totally isasacrifice mo na yan, isusurrender mo na yan. Nakikinig pa ho ba tayo? Amin po ba? Kahit anong mangyari sa paligid, pabayaan nyo lang po, dito lang po kayo tumingin, ha? Dito lang kayo makinig. Kaya po, ano po yung sinacrifice ni Jesus Christ? Yung pong 40 days and 40 nights na pag-aayuno. Hindi po siya kumain, mga minamahal. At makikita po natin, ito po ang mga pangyayari, no? Ang sabi ng Biblia, the tempter came to him and said, ito po yung devil, no? Siya ang tagapagtukso, no? Manunukso. Ang sabi ng Diablo sa anak ng Diyos, si Kristo, ang sabing ganoon, "If you are the Son of God, tell these stones
to become bread. Nakikinig pa ho ba tayo? Alam na alam natin si Jesus ay Diyos. Kaya nga na born again si Nicodemo eh. A religious leader, no? A rabbi, no? Mahirap ma-born again yun. Ibig sabihin, hindi ganun kadaling ma-born again yun. Sapagkat yun ay may ibang paniniwala and secondly, a religious leader. Pero sabi nga in the book of John chapter 3, beginning verse 1, pumunta siya sa gabi kay Jesus Christ at nakipagkita sa John chapter 3, beginning verse 1. At ang sabi niya, I know that you came from God. Because nobody can do miracles like what you are doing kung hindi ka galing sa Diyos. So inaamin niya, dinideklara niya, tinatanggap niya sa kanyang puso na si Jesus ay Diyos. Talaga namang si Jesus ay Diyos. Kaya nga anak ng Diyos. No? Siya ay Diyos. Sinatawag din siya the Son of Man sapagkat siya'y nagkatawang tao. At dahil siya'y Diyos, siya'y anak ng Diyos, at siya'y nagkatawang tao, makapangyarihan po siya. Amin po ba? At sa kanyang magkakatawang tao, hinubad niya ang lahat ng kanyang pagka-Diyos. No? He emptied himself, sabi ng Biblia. Ngunit sa kabila ng lahat, Luke 4:18, nasa kanya ang power ng Holy Spirit. Nakikinig pa ho ba tayo? Yeah. Pero sa mga pagkakataong ito, bagamat siya'y Diyos na nagkatawang tao, pero yung pagiging Diyos, pansamantala iniwan niya. Nakikinig pa ho ba tayo? Naunawaan ninyo ako. Bagamat siya ay Diyos, pansamantala iniwan niya yung kanyang pagka-Diyos. Para maunawaan natin, may pelikula noon, The Prince and the Pauper. Yung prinsipe, mayaman yung prinsipe. Merong pauper na pulubi, mahirap siya kasi pulubi siya. Ngunit, nais ng prince na maranasan ng buhay sa labas, yung pulubing iyon, nakamukha niya, nakipagpalit siya. Sabi niya, dito ka sa kaharian, ikaw yung mag-aaka sa prince, ako naman yung mag-aaka sa pauper, so dyan ako sa labas. So, ginawa ng prince na yon, nabuhay siya bilang pulubi sa labas. So, para lang maranasan niya. Pansamantala. Nakikinig po ba tayo? So, ganun din si Kristo. Pansamantala ay nag-sacrifice siya para tayo maligtas. Amin po ba? Inuulit ko, pansamantala ay nagkatawang tao si Kristo para tayo maligtas. Walang ibang daan patungo sa langit kung hindi si Christ. John 14:6. Hindi si Buddha, hindi si Muhammad, hindi si Confucius, no? Hindi si Lenin, Karl Marx, Mao Zedong, no? And any group of religion or any other group, hindi sila ang tagapagligtas. There's no other way to heaven, Acts 4:12. John 14:6, but the name of the Lord Jesus Christ. The name given, no? Here on earth, whereby we must be saved. Amen po ba? Maliwanag ba yun? Sino ang tagapagligtas? Si Kristo. Sino ang namatay sa krus ng Kalbaryo? Si Kristo. Bakit siya namatay sa krus ng Kalbaryo? Para sa ating mga kaligtasan. Amen po ba? Nag-sacrifice siya. Ulitin ko ulit ito. Kalabitin mo katabi mo. Sabihin mo, huwag mo na muna akong kausapin. Nakikinig ako. Ulitin ko ha. Si Kristo ay nagkatawang tao, nagsakripisyo para tayo maligtas. Kung hindi siya nagkatawang tao, hindi tayo papasok ng langit. I tell you. Pangalawa, kung hindi nasugatan yung kanyang mga physical na katawan, wala tayong kagalingan, wala tayong himala. Bakit merong divine healing? Sapagkat si Christ ay nagkaroon ng karamdaman. Ano ba ibig sabihin ng divine healing? No? Ang ibig sabihin ng divine healing, even without an aid of medicine, even without an aid or help of medical doctor, ang ibig sabihin ng divine healing, hindi ka iinom ng gamot, hindi ka magpapadoktor, gagaling ka, and that is divine healing. Kalabitin mo uling katabi mo, sabihin mo, huwag mo muna akong kausapin, nakikinig ako. Kasi mas maganda na nakikinig tayo na walang kumakausap sa'yo, no? Yan, sabi ang kakausap muna sa akin yung gwapo sa harapan. Yan. Okay, maliwanag ba yun? Okay. Kung hindi nagkatawang tao si Kristo, kung hindi namatay si Christ sa krus ng Kalbaryo, wala tayong kaligtasan. 2 Corinthians 5:21. Write it down. Hindi siya sumpa, naging sumpa siya para tayong mga nasa ilalim ng sumpa. Romans 5:12.
tayong mga nasa ilalim ng sumpa. Sumpa ng ano? Sumpa ng pagpunta ng impyerno. Sumpa ng ano? Sumpa para magkasakit. Sumpa para maghirap. Sumpa para malugmok sa mga problema, pagsubok, laban ng buhay. We are all under curse, the Bible says. But Christ became curse for us in order for us to be redeemed from the curse of the enemy. Galatians 3:13. Bakit siya naging sumpa at tinawag na isang sumpa? Sapagkat ang sabi sa Galatia 3:13, pakasumpain ang ibinitin sa punong kahoy, ang ipinako sa krus. Ano ang capital punishment? Bagamat sa Pilipinas ngayon, walang capital punishment. Pero sa ibang bansa, ano ang capital punishment? Binibitay. Ano ang capital punishment? Ine-electric chair. Ano ang capital punishment? Lethal injection. Sa ngayon, sa Pilipinas, walang capital punishment. Ako, hindi ako pabor sa capital punishment. Bakit? Sapagkat ang mga napaparusahan lamang sa capital punishment, puro mahihirap. Tama? Wala namang mayayaman, wala namang corrupt na politician. Masisid niya elektrika o malilitan injection eh. Di ba? Wala namang malalaking drug lord sa malilitan injection eh. At masisid niya elektrika eh. Puro mahihirap, mga kaawa-awa lang ng mga tao ang mapupunta ng Silya Elektrika. Mga taong walang abogado na mga magagaling. No? O yung mga mahihirap na walang pambayad ng malaking pera sa mga abogado, ay sila lang naman ang masisigya elektrike. Amen po ba? Kaya ano ang ating stand? No to death penalty. Amen. Nakikinig pa po ba tayo? Ngayon, kung gusto nila ibalik ang death penalty, okay din ako. Pero unahin nila yung mga corrupt na politician. Unahin nila talaga yung mga matitinding drug lords talaga. Di ba? Pero kung puro mahihirap yung mga ilat, madadala sa Silya Elektrika, at saka alam nyo kung bakit hindi tayo kaagad dapat mag-result death penalty, alam nyo kung bakit? Alam nyo ba ang justice system natin may problema? Maraming makasalanan ang lumalaya dahil sa pera. Hindi okay ang justice system natin. Ayusin muna siguro nila ang justice system para maging perang labanan. May tao pa ho ba rito? Naunawaan po ba natin? Alam mo kung bakit tayo nananalo kahit na hindi tayo mayaman? Alam nyo kung bakit tayo nananalo kahit na hindi magagaling ang mga abogado natin? Kasi sa matinding prayer natin, dun tayo nananalo. E paano yung mga unbeliever na hindi matitindi ang prayer nila? Talo sila. Kawawa sila. Kawawa. Kaya marami talaga. Sa totoo lang, maraming nakakulong ngayon, hindi naman sila dapat magdusa sa kulungan. Tama? Yes. At maraming hanggang ngayon nakakulong pa rin at tapos na dapat. Dapat nakalaya na sila. Pero maraming dapat nakakulong ngayon, nakalaya. At maraming mga nakakulong, di ba? Nabalta nga sa Muntinlupa, di ba? Nakakubul pa eh. Grabe, recording artist pa eh. Nakakita, ano? Nakakulong na lahat-lahat. Recording artist pa. Nagko-concert pa. Isipin mo yun. Nakakulong na lahat-lahat. Nagpapasukan pa ang mga nagagandaang artista para makapiling nila sa mga gabi ng kanilang kalungkutan daw. Isipin mo yun. Hindi fair ang justice system. Ayusin mo na siguro ang justice system. At maging perang lahat. Kung sasabihin ng iba, bakit yung mga kriminal ay ayaw ba nating maparusahan? Eh sige, kung gusto mong maparusahan, pero iayos muna natin ang justice system natin. May tao pa ho ba rito? Pero alam ho ba natin, mas magandang magbigay ng chance eh, di ba? Ganun po yun. Palakpakan natin ang ating Panginoon. And sometimes, hindi na napupuno ang ating puso ng galit, kundi ng pag-ibig. Amen. Pero gusto niyo po ba na mababawa, kung hindi man mapigilan, di ba marami nakukulong? Gusto niyo ba nga, kung hindi man natin mapigilan na may nakukulong, mabawasan ang nakukulong, gusto niyo bang mabawasan ang nakukulong na masama? Ibahagi natin ang pag-ibig ni Kristo. Yun ang solusyon. Kung gusto natin na kumukunti na ang mga drug lords, ang mga natotokhang, ibahagi natin ang pag-ibig ni Kristo. Pag-ibig lang ang susi ng lahat. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya ulitin ko, no?
Si Kristo ay hindi kasalanan, naging kasalanan. Si Kristo ay hindi sumpa, naging sumpa. Upang tayong mga nasa ilalim ng kasalanan ay mapatawad at maging righteousness ni God. In order for us to become the righteousness of God or to receive the righteousness of God. Pangalawa, siya na hindi sumpa ay naging sumpa para tayong mga nasa ilalim ng sumpa ay lumaya. Sumpa sa sakit, sumpa sa karamdaman, sumpa sa pagpunta sa impyerno, sumpa sa kahirapan, sumpa sa pagkatalo sa mga problema, pagsubok laban ng buhay para makalaya tayo siya. Diyan, si Christ ay naging sumpa para sa atin. Amen po ba? Malakpakan natin muli ang ating Panginoon. So, nagsakripisyo siya. Ano ang makikita natin? Nagsakripisyo si Christ para sa ating kaligtasan. Nagsakripisyo si Christ para sa ating kagalingan at himala. Hindi siya mahirap, pero naging mahirap siya para tayo ay yumaman. Amin po ba? O managana o matugunan ang lahat ng ating mga pangangailangan. Kaya nga kanina, kung mapapansin natin, yung pinaka-conclusion natin, di ba, kay Jesus? A true friend. No, actually, yun ang mensahe ko nung nakaraan sa may tandok, di ba? Talugtog. No? Jesus, our true best friend forever. Napakagandang mensahe. No? At galing sa pinakapuso ng Panginoon. Hindi lang yun pang unbeliever, pang Christian, pang manggagawa, pang mangangaral, pang pastor. At talagang bumuhos ang napakalakas na kapangyarihan ng Diyos. Tinats tayo ng Lord, ginawan tayo ng dakila ng Diyos at mga mapubuting bagay. Amen? Sino po yung nakarating sa tandok, talugtog? May ba isihan ng ating krusada? Taas nga po ang kamay. Amen. Sino yung mga na-bless doon? Sige, taas nyo lang. Hindi ko kaya tatawagin para magpatotoo. Kaya nyo, tatawagin ko po. Biglang tumami, nagtaas ang kamay. Glory to God. Kapag totoong aral, kapag totoong lingkod ng Diyos at dumating sa ating buhay, sa ating probinsya, sa ating bansa, blessing po yun. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Kaya ang programang itong sabi ng Panginoon ay blessing. Amen. Tayo po sa Kingdom of Jesus Fellowship ay blessing tayo to the Philippine Islands. Amen? Amen. And blessing tayo to the nations of the world. Amen? Amen. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. At magpatuloy po tayo ng prayer sa mga magigiting nating sundalo at mga kapulisan na nakikipaglaban ngayon. Lalo na yung kapatid nila, no? Kapatid mo yun, di ba? Ay nandun at nakikipaglaban. Alam ko na may kapatid yung sundalo, pero hindi ko alam na nandun ngayon at nakikipaglaban. Pero sa kabila ng hindi ko alam, talagang nasa puso ko ang mananalangin. And in fact, kung bubuksan ninyo yung Kingdom of Jesus Fellowship International fanpage, merong prayer doon. Nakaluhod pa ako roon habang pinapag-pray ang laban sa Marawi. Inaalala ko nga din po, yung mami, daddy ni Dap, sundalo rin yun. Tapos yung isa pa naming kamag-anak, tito nila, sundalo rin yun. Pero alam ko, retired na eh. Ang dami ng, retired na ba yun si Titi Jim? Oo, ang daming ambos ang dinaanan nun. Pero nabuhay sa awa ng Panginoon. Ang alam ko, yung huli niya sa Maguindanao. Sige mo, ang gulo nun, sa Maguindanao, ando siya sa Maguindanao. Eh yung kanilang unit talagang kinubakob daw talaga eh. Tak na patay sila. Mabuti nilang daw, may rescue, nabuhay sila. Kaya purihin ang pangalan ng Panginoon sa buhay. God will send His angels, amen? To rescue. Para i-rescue. Eh? Ano man ang tamang pronunciation mo dyan, bahala ka na kasi Bisaya ako eh. Ang Diyos magpapadala po ng rescue team. Amen? Ng angels. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon sa buhay. Tandaan ninyo, sino man sa inyo mga mahal sa buhay nangangailangan, tayo man ang nangangailangan, laging ang Diyos ay handang tumulong sa atin. Amen? Palakpakan natin si Lord. Yeah. Glory to God. Kaya sa aklat ng Mateo chapter 4, pag-aaralan natin na si Kristo ay tunay na anak ng Diyos. Tunay na Diyos ang nagkatawang tao. Philippians 2:6. Siya ay totoong Diyos na nagkatawang tao. At hinubad niya ang kanyang pag-Diyos. At ang sabi ng Biblia, nagsakripisyo siya sa lahat ng bagay para tayo maligtas. Sacrifice. Diyos, nagkatawang tao, sacrifice. Tagalangit na punta, naging tagalupa, sacrifice. Sinasamba sa langit, dito sa lupa, nilalait, sinusuntok, sinisipa, dinuturaan. Lahat na yata ng
panunuligsa sa kanya, naranasan niya, sacrifice. Hindi dapat magkaroon ng sakit, nagkasakit, sacrifice. Hindi dapat mamatay, namatay, sacrifice. Hindi dapat mapako sa krus, napako sa krus, sacrifice. Hindi dapat magutom, nagutom. Hindi dapat antukin, naantok. Kaya nga yung mga iglesia ni Kristo, ang pangalan nila, iglesia ni Kristo, pero si Kristo sa kanila, tao lang. Bakit? Ayaw nilang paniwalaan eh. Nagutom, Diyos. Kumain, Diyos, sabi nila. Eh, nagkatawang tao nga eh. Pag nagkatawang tao nga, magugutom ka talaga. Kakain ka talaga, matutulog ka talaga. Pero ang kaibahan ni Kristo kay Manalo, lahat ng Manalong namatay. Lahat ng Manalo, isinilang. Tapos lumaki, tama, tumanda. Namatay. Nilibing hanggang ngayon, patay pa rin. Pero iba si Kristo. Isinilang, lumaki. Diba? Namatay. Nilibing. But after 3 days, he resurrected from the grave. At ngayon ay buhay na buhay, magpakailan pa man. Hindi nyo to alam ha, pero ipapaalam ko sa inyo. Alam nyo ba para sa Iglesia ni Kristo? Alam nyo bang si Felix Manalo para sa kanila ay anghel? Opo, iyan ang kanilang doktrina. Hindi tao sa kanila si Felix Manalo, anghel sa kanila si Felix Manalo. Iyan ang doktrina nila. Hindi nyo lang alam, pero iyan ang katotohanan. Para sa kanila si Felix Manalo ay anghel. Pero si Felix Manalo, isinilang, lumaki, inilibing, hanggang ngayon patay. Talo! Si Kristo, isinilang, lumaki, namatay, inilibing, tatlong araw, nabuhay maguli. Panalo! Palakpakan natin ng Lord. Kaya po, tayo po ang totoong iglesia ni Kristo. Amen? Sabihin mo, I'm proud to be a true iglesia ni Kristo. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Glory to God. Kaya po, makikita natin si Kristo ay nagsakripisyo. Pakisabi, nagsakripisyo. Nagsakripisyo para tayo maligtas. Ito kasi ang gusto kong bigyan ng diin eh. Sakripisyo. The word sacrifice. Kung hindi nagkatawang tao si Christ, tayong mga tao, hindi magiging anak ng Diyos na inampon, naging anak ng Diyos, adopted sons and daughters of God. Inuulit ko, hindi tayo mga anak ng Diyos. Tayo ay mga inampon lang, naging anak ng Diyos. Nagikinig pa ho ba tayo? Yan. Kung hindi tayo inampon ng Diyos, hindi tayo magiging tagapagmana ng langit. Kaya tayo may buhay na wala hanggan, 1 John 5:13. Kaya tayo may buhay na wala hanggan dahil inampon tayo ng Diyos. Alam nyo, aside from 12 apostles, meron pang 70 disciples. At ang 70 disciples na ito ay sinend ni Christ 2x2. Humayo kayo, ipangaral ninyo ang mabuting balita ng kaligtasan, magpagaling kayo ng mga may sakit, no? Magmisyon kayo. Huwag nyo alalahanin lahat ng pangangailangan ninyo. Isusupply ko yan, sabi ng Lord. If you are a missionary, if the Lord is calling you to go full-time, wala ka nang dapat alalahanin pa. Maaring masabi mo, hindi na ako nakapagtitinda. Kahit hindi ka na magtinda ng lubusan. Pag tinawag ka ng Panginoon para maglingkod sa Panginoon, susuportahan ka ng Diyos. Amen! Ano sumasagot? Yes! Kaya, kung hindi ka na kumikita sa pagtitinda mo, ang masasabi ko sa iyo, huwag ka na magtinda. Eh, paano kami kakain? Hayaan mo ang Diyos ang mag-provide. Paano ko mapag-aaral ang anak ko? Hayaan mo ang Diyos ang mag-provide. Nakikinig pa ho ba tayo? Ganyan din naman ako eh. Nung ako'y tinatawag ng Lord into full-time ministry, ang sanong ko sa sarili ko, paano ako kakain? Paano ako mabubuhay? Paano ang kinabukasan ko? Paano ang magiging kinabukasan ng pamilya ko? Ang sagot sa akin ng Panginoon na ito, ako ang bahala sa inyo. I will provide for all your needs. At purihin ang pangalan ng Panginoon. Tinugon ng Diyos ang lahat ng aming mga pangangailangan. Amen!
Kaya kung tinatawag ka ng Lord into full-time ministry, iwanan mo na ang lahat ng dapat iwanan. Magpaalam pa na lang, mag-evangelist na lang, magpastor ka na lang. Pabiyaan mo na yung mga customer mo na yan. May tao pa ho ba rito? Eh kung nalulugi ka naman, nangungutang ka patuloy. Eh nagkakaroon ka patuloy ng problema eh. Mag-ibag-pag-abag testimony pa, di ba? Maglingkod ka na lang sa Panginoon. Amen po ba? Oo. At hayaan mo na ang Diyos ang tumugon sa lahat ng pangangailangan mo. Kaya nang sinugo ng Panginoon ng mga alagad, dalawa-dalawa, ang sabi ng Panginoon, sige, no? Gumawa kayo ng himala, magligtas kayo, magpagaling kayo, huwag kayong magdala ng ano paman. Kapayapaan ang sabihin niyo sa bawat tutuluyan ninyo. At hayaan ninyo na kung ano man ang ihanda sa inyo, kanin ninyo. Kaya ugan ako eh. Pakainin mo ako ng tulya, kain ako. Pakainin mo ako ng, ano tawag doon? Yung crickets? Ararawan, kain ako. Amen po ba? Alam mo ninyo, hindi ako uminom ng soft drinks, pero ngayon nag-iingat na ako. Pero natuto ako uminom ng soft drinks dahil sa, minsan napupuntahan mo soft drinks eh. Marami akong mga pagkain na hindi kinakain, pero nakahin ko dahil yun ang inihahain eh. Nahihinig pa ho ba tayo? Kaya po mga minamahal, kapag ikaw ay nasa Panginoon, kung ano yung inilalatag sa'yo, inihahain sa'yo, kinakain mo yan eh. Amin po ba? Pero nagkamali ako, pati yung ulo ng crickets kinakain ko eh. Hindi pala kinakain yun eh. Yung ulo eh. Dapat pala tinatanggalan ng ulo yun eh, no? Bago kinakain eh. Pero masarap, no? Especially yun. Di ba? Tuwing tagulan lang nakukuha yun, di ba? Tama ba? Kahit taga-Roban, nakukuha din yun. O madal, o veteran. Sa lupa yun eh, no? Inukuha. Yan. Okay. Yan. Okay, maliwanag ba yun? Ngayon, pagbalik nila, tuwang-tuwa sila. Sabi nila kay Lord Jesus Christ, Panginoon! Pati mga demonyo sa impyerno ay lumalaya sa pangalan mo. At ang sabi ng Lord, matuwa kayo. Nagpapalayas kayo ng mga demonyo sa pangalan ko. Naglilitas kayo ng kaluluwa sa pangalan ko. Nagpapagaling kayo ng mga may sakit, gumagawa ng himala sa pangalan ko. Listen very carefully. Pero higit sa lahat, magpasalamat kayo. Nakatala ang mga pangalan nyo sa aklat ng buhay sa langit. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Amen. Unang, listen very carefully. Pag ang pangalan mo na itala sa aklat ng buhay sa langit, magpapalayas ka ng demonyo. Kapag naitala ang pangalan mo sa aklat ng buhay sa langit, magpapagaling ka ng may sakit. Gagawa ka ng himala. Dahil at mga mabubuting bagay ang may paparanas mo. At syempre, mararanasan mo yan. Amin po ba? Bago may paranas sa iba, ipaparanas muna sa iyo ng Panginoon. Naunawaan po ba natin? Kaya ang sabing ganoon ni Christ, higit kayong magala because your names are recorded in the book of life. Nakatala sa aklat ng buhay sa kalangitan ang inyong mga pangalan. Amen po ba? Palakpakan natin ang ating Panginoon sa buhay. Alam nyo, ang buhay na ito, hindi mo mapagtanto. Once in a while, nagkakandak tayo ng mga funeral service, di ba? Pagay nung nakaraan, akalain mong text message sa akin eh, salamat po, nakalabas na po ng ospital ang aming nanay. Biglang text ulit, umuwi na po si nanay kay Lord. Sabi ko, paano nangyari? Kalalabas lang ng ospital, so umuwi na kay Lord. Paano nangyari yun? Kaya ang balita ko, habang inililibing, inihila yung kabawang palabas. Nakikipagkagawan. Pag mga ganong hinihila yung kabaong, di ba, ilalagay na kung saan dapat ilagay, hinihila. Sabihin mo sa kanya, hila ka ng hila, sumama ka na kaya. Titigil na yun. Nahihiling pa ho ba tayo? Pero, kaya naman umuwi yung mahal niya sa buhay kay Lord kasi panahon na ng pag-uwi. Amen. Pero tayo, hindi pa natin panahon ng pag-uwi. Tama? At yung mga mahal natin sa buhay, ano mang labanan ng dinadaanan nila, hindi pa nila panahon para umuwi. Tama? Amen. Palakpakan natin si Lord. Amen. So ang ibig kong tukuyin,
ang buhay natin ay laging hindi mo alam kung kailan ka mawawala sa mundong ibabaw nito. Kailangan nakahanda ka. Kailangan si Christ na ang Lord God Savior ng buhay mo. At kailangan ang mga mahal mo sa buhay, ang mga kaibigan mo, dapat madala mo sila sa ating Panginoon. Nakikinig pa ho ba tayo? Sa totoo lang, isang layunin ko kung bakit ko nagplano ako ng reunion noon sa mga kamag-anakan ko, mother side. Sinet ko siya ng January 2. Ang plano ko talaga, ibahagi sa kanila ang pag-ibig ni Kristo. Yun talaga ang first and foremost reason ko. At ang pinaka-reason ko talaga kung bakit ako dumalo sa reunion, no, ng mga, no, reunion, ng mga, anumang pronunciation mo dyan, no? Reunion. Onion, ano yata yun? Sibuyas yata yun. Na mga, yung alumni, homecoming ng aming school, gusto kong ibahagi sa kanila ang pag-ibig ni Kristo. Totoo po. Lalo na, nagsisipagtandaan na sila, nangangawala na, nangamamatay na. Opo. At nahuli na nga ako eh. Kasi itong pagtatagpo namin ng mga batchmates ko, mga classmates ko, schoolmates ko, sabi nila, sayang, ngayon ka lang nakadalo, wala na sa ganito, patay na. Sa loob-loob ko, sayang, hindi ko nahabol. Hindi ko man lang naibahagi ang pag-ibig ni Kristo. Kaya yung mga buhay ngayon, pagkakataon ko para ibahagi sa kanila ang pag-ibig ni Kristo. Amen po ba? Bahala ko nga tumakbo pagka-presidente sa alumni eh. Walang biro. Pero para pag-presidente ka, wala silang magagawa kundi mag-press ka ng salita ng Diyos. Tama? Amen po ba? Tapos kakausapin ko yung school namin dahil ako na yung presidente, Madam Principal, pwede po bang mag-Bible studies? So, di ba? Amen po ba? I will use my authority, my power to share the gospel of Christ. Amen po ba? Iyon ay naiisip ko. At gusto kong pasukin ng malalim kung kalooban ng Lord at hindi makaka-apekto sa paglilingkod ko. Pero pinaplano ko yun. Gusto kong pasukin yung eskwelahan. Maibahagi ang pag-ibig ni Kristo sa mga kabataang kagaya ninyo. Alam nyo ang mga kabataang kagaya ninyo? Iyan ang tinatarget ni Satanas. Sasabihin ni Satanas, umibig ka na kahit hindi pa panahon. Sige na, maging nanay ka na kahit hindi pa panahon. Maging tatay ka na kahit hindi pa panahon, nasabihin yan. Pag nabigo ka, saktan mo ang sarili mo. Kasi bigo ka, huwag ka nang umahon. Eh, yun ang ano ni Satanas eh. Kung ano-ano ang inaalok ni Satanas sa mga kabataan eh. Sige, inumin mo yan, singhutin mo yan. Mga ganyan. Nalulungkot ka ba? Sumama ka sa mga barkada mo kung saan-saan kayo magpunta. Magpakariwara kayo, sige. Bored ba ang buhay mo? Makipag-eyeball ka. Hanggang mapariwara ka. Totoo. Maraming kabataan ang nahuhuk sa mga deceitful scheme ni Satan. Mga mapanlilang na gawa ni Satanas. Amen po ba? Totoo yung sinabi ni Jose Rizal. Ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Totoo yun. Merong isang church. Pastor, sabi ng ganun, ilan ang miyembro mo? Sabi niya, 40. Buho. Sabi niya, 20. Kalahati. Sabi niya ganun, bakit 40 buo, 20 kalahati? Ibig sabihin eh, 40 ang matatanda, 20 yung mga kabataan? Sabi niya, hindi. 40 yung mga kabataan. 20 yung matatanda. Bakit? Kasi yung mga kabataan niya ng mga buo. Kasi mapapabuhay niya eh. Yung mga katanda, ang kalahati na lang. Pero kaya magkalala, tayo mga may edad na, papahabain ni Lord buhay natin ng mga 200. Okay na ba kayo? Amen. Praise God. Palakpakan natin si Lord.
Ganun yun. Kaya tuloy yung mga paghahayo natin, ha? Uubusin natin ang ating kalakasan sa paglilingkod sa Diyos. Opo, aabutan tayo ng Panginoong Hesukristo na naglilingkod sa Diyos hanggang sa huling hilinga ng ating buhay. Hindi tayo papayag na maabutan tayo ng Panginoon na namamahinga tayo. Hindi tayo mamamatay sa sakit at karamdaman! Mamamatay tayong rapture ni Lord. Amen. Amen po ba? Yung gusto mamatay sa sakit at karamdaman, sige magpakamatay sila ron. Pero tayo mamamatay tayong naglilingkod sa Panginoon hanggang sa huling hininga ng ating buhay. Amen! Amen! Ala, hina naman ang palakpak natin. At mamamatay tayong masayang-masaya, tama? Mamamatay tayong malakas na malakas at malusog na malusog, tama? At mamamatay tayo, mararapture tayo ng Panginoon na masagana at mayaman, tama? Amen! Palakpakan natin ng Panginoon. Alam niyo ba ang sekreto ng pagyaman at pagsagana? Nasa pagtatanim yan. Kung gusto mong umanin ng marami, di ba, sino may palaya, sino nagtatanim? Sabi, kung gusto mong marami ang anihin mo, yung buong lupa mo, saka isaka mo yan, taniman mo yan. Para pagdating ng anihan, yung buong lupa mo umani, tama? Eh, ganun din ang Panginoon. Ibigay mo ng buong buo, ang iyong ikapatandog, ang iyong first fruits, pag dumating yung anihan ng Panginoon, makakamit mo rin buong buo. Tama po ba? Ganun din po yun. Kaya madali lang naman yumaman, madali lang naman managana eh. Ibigay lang yung para sa Panginoon, tuloy-tuloy ang ating payaman, tuloy-tuloy ang ating pananagana. Amen po ba? Amen. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos sa buhay. So ngayon, balikan natin yung ating pinag-aaralan. Ito yun. Ito na po yun. Ang sabi ng Diablo, kung ikaw ang anak ng Diyos, pwede mong utusan ang mga batong ito para maging tinapay. Ibig sabihin, hinahamon ni Satanas si Christ. Itong stones na ito, gawin mo siyang bread. Eh, tao pa ho ba rito? Brethren, kapag ginawa ni Christ yun, hindi na siya makakapag-ayuno. Tama? Hindi na siya makakapag-fasting. Tama? Kakain siya. Ibig sabihin, listen very carefully, nasa kamay ni Christ ang desisyon kung gusto niyang sumuway sa kalooban ng Amang sumasalangit. At gusto kong sabihin din sa iyo, nasa iyo rin ang desisyon kung gusto mong pumasok ng langit o hindi. Nasa iyo rin ang desisyon kung gusto mong maging cum laude o suman cum laude. Nasa sa iyo. Nasa sa iyo kung gusto mong makatapos ng pag-aaral o hindi. Nasa sa iyo kung gusto mong managana o mapagpala o hindi. Nasa sa iyong desisyon kung gusto mong magamit ni Lord mightily, effectively. It's up to you. Nasa iyo ang desisyon. Kaya china-challenge ni Satan, Christ, if you are the Son of God, tell the stones to become bread. Natanong sabi ni Christ, men shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out from the mouth of God. Nang ibig niyang tukuyin, kaya ko yan. Pero kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay ko na nasusulat sa Biblia, yun ang masunod. Amen po ba? May tao pa ho ba rito? Yun ang masunod. Alam mo, pag tinatawag ka ng Lord into full-time ministry, pwede ka namang magtrabaho eh. Pwede ka namang magnegosyo. Ngunit, malalayo ka sa perpektong kalooban ng Panginoon. Mawawala ka sa tawag mo, mawawala ka sa calling mo. Amen po ba? Alam nyo, listen very carefully, kung bakit ang marami sumusuway sa Diyos, ito po yan eh. Ang paniniwala nila, magkakaroon sila ng magandang trabaho, magandang negosyo, maraming pera. Magkakaroon sila ng promotion, success, and victory kung gagawin nila ito sa sarili nilang kaparaanan na sila ay lalayo sa kalooban ng Diyos. Naunawaan ninyo ako. Pero gusto kong sabihin sa inyo, pwede kang yumaman, managana, sumigat, mapagpala, mabless, mapromote, magtagumpay nang nasa gitna ka ng kalooban ng Diyos. Naunawaan po ba ninyo ako? Halimbawa, ganito.
tinatawag siya ng Lord into full-time ministry. Ngayon, edi hindi na ako makakakain ng masarap. Hindi na ako makakapagsuot ng maganda. Hindi na ako makakatira sa magandang tahanan. Di ba? Hindi na ako makakapunta sa ganito, ganyan-ganyan kasi wala nang pera full-time eh. Naunawaan po ba natin? Naunawaan ninyo ako? Ngayon, anong problema? Nililimitahan niya ang power ni Lord. Ang paniniwala niya, eh, kinakailangan, huwag na akong mag full-time. Magkatrabaho na lang ako o magninegosyo na lang ako. Upang sa ganoon, lahat ng mga magaganda kong pangarap magkaroon ng katuparan. Naunawaan natin. Okay, pwedeng magtrabaho, pwedeng magnegosyo, pero malalayo sa panawagan ng Diyos. Amin po ba? Maaalis sa perfectong kalooban ng ating Panginoon. Ngayon, eh lingkod ng Diyos, kapag ako'y gumitna sa kalooban ng Diyos, pwede ba akong mapagpala? Pwede ba akong mabless? Pwede ba akong mapromote? Opo. And listen very carefully. Kung naniniwala ka sa kakayanan mo, na kaya mong iangat ang sarili mo, mas maniwala ka sa Diyos na mas kaya kang iangat ng Panginoon. Naunawaan ninyo? Ulitin ko ulit. Kung naniniwala ka sa iyong kakayanan na kaya kang itaas ng Diyos, mas lalo kang maniwala sa kakayanan ng Diyos na kaya kanyang itaas. Amin po ba? Hindi nyo yata ako naunawaan eh. Kung naniniwala ka sa kakayanan mo, no, na kaya mong pakainin ang sarili mo ng masarap, kaya mong pagsuotin ang sarili mo ng masarap, kaya mong pagginhawain ang sarili mo sa sarili mo, ha, by your own effort, no, outside the will of God, nang wala ka sa gitna ng kalooban ng Diyos. Amen. Ang gawin mo, maggamit na ka sa kalooban ng Diyos at magtiwala sa Diyos at maniwala ka sa mas kayang gawin ng Diyos kesa sa sarili mo. Yun ang ibig kong tukuyin. Ako yan ang ginawa ko nung ako'y nag-full-time. Pinagkatiwala ko na ang buhay ko sa Panginoon. Pinagkatiwala ko na ang pamilya ko sa Diyos. Bahala na ang Panginoon sa aming mga buhay. Bahala na ang Diyos sa araw-araw. Bahala na ang Diyos sa kinabukasan. No? Hindi namin alam kung ano yung magiging kinabukasan namin. Pero alam namin maganda ang aming kinabukasan because Jesus Christ holds our future. Amen? Si Kristo ang may hawak ng aming kinabukasan. Amin po ba? May tao pa ho ba rito? Isang babae o isang lalaki o isang kabataan ang nasa gitna ng kalooban ng Diyos. May nag-alok sa kanya. Lumayo ka sa kalooban ng Diyos, pag-aaraling kita. At pinili niya ang lumayo sa kalooban ng Diyos at mag-aral. Pero sa totoo lang, habang nasa gitna naman siya ng kalooban ng Diyos, kakapag-aral naman siya. Amin po ba? Pero meron nag-aalok sa kanya na mas maganda parao, na lalayo siya sa kalooban ng Diyos. May tao pa ho ba rito? Yung po ay paglabag sa kalooban ng Diyos. Na para bagang sinasabi mong, Panginoon, mas kaya ng tito ko na pag-aralin ako kaysa sa iyo. Hello. Mas maniniwalaan ko yung pangako ng tito ko kaysa sa mga pangako mo sa banal na kasulatan. Alam mo yung maraming tao, maraming Kristiyano, mas pinipili ang magduda eh kaysa ang manampalataya. Mas pinipili ang lumabag sa kalooban ng Diyos kesa gawin ang kalooban ng ating Panginoon. Naunawaan po ba natin? Maging sa pagpili ng kasintahan o pag-aasawa, naku, gwapo. Kaya lang unbeliever. Pero sayang, hindi ko napapakawalan yan. Mawala na kung mawala sa kalooban ng Diyos. Pero wag lang mawala yung gwapong iyan sa akin. Nakikinig pa ho pa tayo. Naunawaan nyo nga ako. Hindi ka ba pwedeng maniwala na habang nasa gitna ka ng kalooban ng Diyos, pwede kang bigyan ng Diyos ng mas gwapo pa? Walang sumasagot. Hello. Wow, ang ganda. Type ko. Nalabad parasite ako. Kaya lang unbeliever.
hindi ko napapakiwalan, papakawalan niya. Wow! Yung buhok pa, may kulay pa, nakariban pa. Ang bango pa ng buhok. Parang amoy bulaklak ng kangkong. Hindi ko napapakawalan yan, pero unbeliever ah. Handa ka bang maniwala sa Panginoon? Nag-meet na ka sa kalooban ng Diyos, huwag kang magpakasal sa unbeliever. Kaya kang bigyan ng Diyos na magandang kasintahan. Amen? Amen? Na mas mabango ang buhok kaysa naamoy bulaklak ng kanggong, amoy ng bulaklak ng katuray. Alam niyo yung katuray? Nakikinig pa ho ba tayo? Ano pong ibig kong tukuyin dito, medyo lumalalim na tayo. Darating sa punto ng buhay mo, you will find yourself in a decision. Itong kalooban ng Diyos na dapat kong gawin o hindi. Kung gagawin ko ito, sa tingin ko, mapapagpala ako rito. Pero malalayo ako sa kalooban ng Diyos. Ngunit kung gagawin ko naman ito na nasa gitna ako ng kalooban ng Diyos, mukhang hindi ako mapapagpala. Pero pwede ka bang magtiwala sa... Pwede, hindi mo ba gustong gawing magtiwala sa Diyos? Parang sa pagbibigayan eh. Hindi ako magbibigay para hindi na mabawasan yung pera ko. Pwede ka bang magtiwala sa Panginoon na ibibigay ko ang para sa Diyos? Amen. At ibabalik ng Panginoon. Naunawaan ninyo ako? Guess ba ninyo ako? Nang ibig sabihin, laging nandoon yung pagtitiwala. Pagtitiwala. Mga minamahal, kung titingnan po natin, kayang-kaya po, pakisabi kayang-kaya. Kayang-kaya ni Jesus Christ na gumawa no, ng himala sa amagitan ng bato. Pero hindi niya ginawa. Mas pinili niya ang sumunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos sa buhay. Ito true story ito eh. Para magkaroon kayo ng mga ideya. Sa lugar na iyon, na meron tayong gawain, ang ating kapatid doon ay ginagamit ng Lord mightily effectively. May nagalok sa kanya, hindi siya full-time, part-timer. May nagalok sa kanya na pumunta sa ibang lugar. At magtatrabaho siya sa isang lugar, bibigyan siya ng mas magandang sahod, malaking sahod. Amin po ba? Ang payo namin sa kanya ng mga kapatid na ako mismo, ang payo ko sa kanya, wag. Kasi malalayo ka sa kalooban ng Diyos. Malalayo ka sa gawain ng Panginoon. Yung inaakala mong habang naglilingkod ka kay Kristo, wala kang pera, at kinakailangan umalis ka sa paglilingkod kay Kristo, pumunta ka sa ibang lugar para ka magkapera, wag mong gagawin yan. Pero hindi pa rin siya nakinig. Pumunta sa isang lugar at tinanggap ang magandang alok ng magandang sahod ng trabaho. Nakikinig pa ho ba tayo? Are you still with me? Nandiyan pa ba kayo? At dahil wala siya sa kalooban ng Panginoon, alam niyo bang hindi siya napasahod ng ilang buwan? At bumalik siya uli ng lugar na iyon, wala rin pera, wala rin kita. Pagbalik niya ng lugar na iyon, muli niya nilagyan yung tawag niya. Muli siyang naglingkod sa Diyos. And this is a true story. At alam niyo ba ngayon, gumaganda ang buhay niya, pati bahay niya. Ang totoo lang, patuloy siya lang nagpapagawa ng bahay ngayon, nagpapaganda ng bahay ngayon. Amen! 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 Hindi niya na kinakailangang pumunta ba sa ibang lugar at maakit ng malaking sahod na hindi naman talaga siya napasahod ng maayos. Gumit na lang siya sa kalooban ng Panginoon. Kaya siyang pasaganain ng ating Diyos. Amen? 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 Amen. Tingin kayo sa akin mga estudyante, hindi mo kailangan mangudigo para makaperfect ng sagot. Mag-aral ka lang ng maayos. Hindi mo kailangan mangopya. Mag-aral ka lang ng maayos. Amen? Tapos mag-pray! At magpa-pray offer ka sa mga kapatiran, please pray for me. Magpa-pray ka offer ka sa mga elder ng church. And I tell you, walang kopya, walang kodigo, purihin ang Panginoon.
Perfect ang sagot mo. Ang ina naman. Parang marami rito ang nangungopi ko, di makapalakpak at di maka-amen. Parang marami rito ang nangungopi at di makapalakpak at di maka-amen. Anong ibig kong tukuyin? Aba, hindi mo kinakailangang lumihi sa kalooban ng Diyos para makamit ang tama. Amen? May tao pa ho ba rito? O beauty contest? Minsan yung mga beauty contest, nagiging popularity contest na lang eh. Hindi naman talaga beauty contest. Eh, nasali ako ng beauty contest, eh wala namang kaming pera. Etcetera, etcetera, nakikinig pa ho ba tayo? Amen po ba? Pero kung pinapasali ka ng Panginoon dyan, kahit na wala kang pera, mananalo ka! Ano mangyayari? Bahala na si Lord. Wala ka na lang. At gusto kong sabihin sa inyo, sa lahat ng competition na pupuntahan ninyo, kahit sa tingin mo hindi ka qualified, at alam mong nasa gitna ka ng kalooban ng Lord, o sa tingin mo hindi ka mananalo, mananalo ka dahil nasa gitna ka ng kalooban ng Lord. Amen po ba? Alakpakan natin ang Panginoong Diyos sa buhay. Para lubusan niyo akong maunawaan, basahin natin ng patuloy ang aklat ng Mateo. Ang sabi ganun ni Satanas, "If you are the Son of God, tell these stones to become bread." No? Pwedeng gawin ni Christ, pero lilihi siya sa kalooban ng Diyos. Number one, nasa katawang tao kong ako ngayon. Nandito ako para mag-sacrifice as a human, as a man. Number two, hindi ko kailangan gumawa ng himala ngayon para makakain. Fasting ako eh. May panahon para sa mga bagay na yan. Nag-sacrifice siya. Ganyan din sa buhay mo. Meron kang isa-sacrifice for the meantime. Pero meron kang isa-sacrifice mo na yan forever. Para pumasok ka ng langit at bumuti ang kalagayan mo. May tao pa ho ba rito? Marami akong kilala eh. Hirap na hirap ang buhay nila ngayon. At nagpapakahirap sila sa buhay nila ngayon. Kayod marino, kayod marina sila. Bakit? Kasi sa simula't simula pa lang, pinayuhan na sila. Huwag mong asawahin yan, adok yan eh. Alam mo nang nag-aadok, adok ka, asawahin mo pa. Kaya ngayon ay, asabi, nag-iimot-imot ngayon. Mahirap ang buhay, single parent. Eh, nag-asawa ka ng adok eh. Ay, alam mo ng luwa yung mata niya, nakasawa ka ng luwa ang mata. Paano kayo bubuhayin yan? Eh, magkapera man yan, ibibili niya lang ng bato. May tao pa ho ba? Nawanawaan ninyo ako? Oh. Nawala sa kalooban ng Diyos, nawala sa paglilingkod ng Diyos. At hanggang ngayon, nakakaranas ng kahirapan. Why? Sa hindi pa naman masisisi kasi yun na pangasawa niya, kamukha nga naman ni Alfred Vargas eh. Kilala niyo si Alfred Vargas? O hindi niyo niyata kilala yun eh. Kasi medyo ano yun eh, tall, dark, and handsome yun eh. Ang kamukha ni Coco Martin. Coco Martin na ngayon. Hindi mo nga naman masisisi, kamukha ni Coco Martin eh. Naku, wala na ako makikitang ganyan. Adok nga yan, pero kamukha naman ni Coco Martin. May tao pa ho ba rito? Adok nga, kamukha naman ni Ian Veneracion. So maraming napapariwara kasi hindi sila nakikinig sa kalooban ng Diyos. May tao pa ho ba rito? Pero gusto kong sabihin sa inyo, kahit ang mapangasawa mo, hindi beauty queen. Pag yan ang kalooban sa iyo ng Panginoon, sasaya ka. Amen? E tao pa ho ba rito? Kaya sumasagot, ito ang nakahirap ako sa camera. Kahit ang mapangasawa mo, hindi ka mukha ni Coco Martin. Amen? Pag yan talaga ay perfecto para sa iyo, sasaya ka. Amen? Amen po ba? Alakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya ang kagandahan, ang kapugian, wala sa panglabas yan. E tao pa ho ba rito? Nasa puso yan. At gusto kong sabihin sa inyo, lalo na sa mga kabataan, maraming inaalok si Satan para malihis tayo sa kalooban ng Panginoon. Ang lalo talagang tinatarget ni Satanas, mas especially ang mga kabataan. Eh. Kasi mahaba pa ang buhay niya, marami pang kalakasan niya. Eh. Oo, para targetin ni Satanas. Opo. Kaya kinakailangan maging matalino tayo. No? Sabi ko nga sa isang kabataan,
Alam mo, pag inayos mo ang buhay mo, hindi para kanino yan eh, para sa iyo yan. Yes. Kaya tama yung sinasabi nila, ang pagbabago mo, para rin sa iyo. Yes. Mas special lang makikinabang higit sa lahat, ikaw. Kaya merong warning sa atin ng Panginoon, bago mo pasukin yung iniisip mo na yan, na akala mong tama, isipin mo kung tama talaga yan. Baka meron kang kinakailangan i-sacrifice for the meantime. At baka may kinakailangan may i-sacrifice ka ng habang panahon. Amin po ba? Hindi ko na siya madidetalye at naidetalye ko na nga yung iba eh. Totoo po yun. Maraming nagpayo sa kanya. Eh at adok yan. Nalapat first set ako kay adok eh. Alam mo na nga adok eh. May tao pa ho ba rito? Ano ba yung adok? Yun na nga yun, adok. Iba yung tandok, iba yung adok, ha? May tao pa ho ba rito? Mag-aiba yun. Nag-guess ba ninyo ako? Okay. Nang ibig sabihin, piliin mo kung ano yung pinakamainam. Ituloy natin ang pagbasa. Ito. Then, the devil took him to the holy city and had him stand on the highest point of the temple. If you are the Son of God, he said, throw yourself down, for it is written, he will command his angels concerning you, and they will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against a stone. Ano pong ibig sabihin nito? Umakyat ka sa pinakamataas na lugar, tumulong ka at ikaw ay sasaluhin ng mga anghel. Nakikinig pa ho ba tayo? And listen very carefully. Huwag nating i-challenge ang Diyos. Hindi mo kailangan hamunin ng Diyos. Kasi paghamon to sa Diyos eh. Paghamon sa Diyos yun, na kung saan ay tatalon ka, tapos maniniwala kang sasaluhin ka ng mga anghel, may tao pa ho ba rito? Ano ang dahilan mo para tumalon? Wala. Ngunit kung sakasakaling malaglag ka na hindi sinasadya, sasaluhin ka ng mga anghel. Amen po ba? Sigurado. Ano ang ibig kong tukuyin dito? Huwag na huwag nating i-challenge ang Lord. At huwag na huwag nating pagdududahan ng Lord na hindi niya kayang ibigay ang lahat ng ating pangangailangan. Huwag mo sabihin sa Panginoon, Lord, hindi mo kayang magpagaling. Lord, hindi mo kayang gumawa ng himala. Lord, hindi mo kayang lutasin ang aming problema. Ano man, pagsubok laban ng buhay, hindi mo kayang tugunin. Amin po ba? Alam niyo kung bakit maraming sumusuko at sinusuko ang laban? Kasi ayaw nilang maniwalang may kakayanan ng Diyos. Maraming nagbabackslide, tama? At maraming tumitigil sa paglilingkod sa Diyos. Kasi ayaw nilang magtiwala sa kakayanan ng ating Panginoon. Amin po ba? Pero gusto kong sabihin sa inyo, ituloy mo lang ang pagiging Kristiyano mo. Ituloy mo lang ang paglilingkod mo sa Diyos. At anuman ang kaharapin mong problema, pagsubok, laban ng buhay, sa akin at taramdaman, ang lahat ng iyan ay kayang lutasin at tugunin ng ating Panginoon. Hello! May tao ko ho ba rito? Kagaya ng ating pinag-uusapan kanina, kung sa loob ng church na alam mong tamang church ang pinagdalan mo, kunyari, pinadala ka ng Diyos, sa totoo naman, pinadala ka ng Diyos sa Kingdom of Jesus Fellowship. At habang naglilingkod ka riyan, kung meron dyan mga babae at mga lalaki na hindi ayos ang buhay, pabayaan mo lang sila. Amen po ba? Ipagkatao, ipagkatiwala mo lang sila sa Panginoon. Huwag mo silang patulan. Huwag mong ilagay ang bata sa iyong kamay. Magpatuloy ka lang sa Panginoon. Amen. At isang araw ipapakita ng Diyos kung sino ang naglilingkod ng totoo at sino ang naglilingkod ng hindi. Hello! Naunawaan ba ninyo ako? Kaya yung hamon ni Satanas na tumalon ka, sasalihin ka ng mga anghel, ang sabi ni Christ, hindi na kailangan! Hindi ko na kailangan hamunin ng Ama! Sa sandaling ako'y mahulog, sasaluhin ako ng Ama, ng mga anghel. Amen! Sa sandaling ako'y magkasakit, pagagalingin ako ng Panginoon. Sa sandaling ako'y mangailangan ng himala, gagawa ang Diyos ng himala. Ano mang daraan akong problema, pagsubok, laban ng buhay, sasamahan ako ng Panginoon sa mga problema, pagsubok, laban ng buhay, at bibigyan niya ng kalutasan. Amen! Alam niyo po ba, listen very carefully, sa Daniel Kapitulo 6, pinahintulutan ni Daniel, ng Lord si Daniel, na may tapon sa lion's den.
Bakit hindi nilang pinigil ng Diyos na si Daniel mapunta sa Lion's Den? Bakit hinayaan pa niya na si Daniel mapunta sa Lion's Den? Para mas makita ni Lord ang kapangyarihan. Ay, para mas makita ni Daniel ang kapangyarihan ni Lord. Amen. Naunawaan ninyo yung point ko? Naunawaan ninyo yung point ko? Nung naitapon si Daniel sa Lion's Den, purihin ng Panginoon. Anong sabi sa kanya ng mga leon? Jack and Poy tayo. Kung ayaw mo ng Jack and Poy, pitik bulag na lang. Nakipaglaro ang mga leon kay Daniel. Amen! Amen. Hallelujah! Naunawaan ninyo ako? Naintindihan ninyo ako? Amen. At si Daniel, pwede nang lumihi sa kalooban ng Diyos. Pwede na siyang maging corrupt na government official. Pero hindi siya naging corrupt at nagpakatino siya. At yung mga naiinggit sa kanya, pinatapon siya sa Lion's Den. Pero yung mga naiinggit sa kanya, nanalo ba? Hindi. Kung may naiinggit sa'yo, deadmahin mo na lang. Hindi sa'yo mananalo yan. Tuloy ang pag-aawit, tuloy ang pagtugtog, tuloy ang pagdulog, tuloy ang pagbibigay, tuloy ang pagliligpit, tuloy ang paglilinis, tuloy ang paghahandog, tuloy ang paglilingkod mo sa Diyos. Amen? Hayaan mo sila. Bahala ang Diyos sa kanila. Ganon din si Shadrach, Meshach at Abednego. Ang sabing ganon ni Haring Nebuchadnezzar, nagpatayo ako ng ribulto. Lahat ng taong nasasakupan ko, sa sandaling tumunog ang lahat ng instrument, musical instruments, sasamba sa ribultong ginto na pinatayo ko. At ang ribultong iyon, mismo imahe ni Haring Nebuchadnezzar. Daniel chapter 3. Daniel chapter 3. Eh merong tatlong kabataan, ang pangalan ay Shadrach, Meshach at Abednego, hindi lumuhod. Bakit kami luluhod dyan? Hindi naman Diyos yan eh. John 4:24, God is Spirit, and those who worship Him must worship Him in Spirit and in truth. John 4:24. Ngayon, sinumbong yung tatlong kabataan. Mahal na hari, meron pong tatlong kabataan. Hindi po lumuluhod sa ribultong ginto na pinatayo ninyo. Pinatawag ngayon ang tatlo, Shadrach, Meshach at Abednego. Anong sabing ganun? Totoo ba na kayo hindi lumuluhod sa gintong ribultong pinatayo ko? Anong sagot nila? Hindi po kami luluhod. Hindi naman Diyos yan eh. Ah, ganun ba? Bibigyan ko pa kayo na isang chance. Sa sandali na hindi kayo lumuhod, no? Ano lang ito ha? For cinematic purposes. Paraphrase version, pero ito talaga ang istorya ko. Sa sandali hindi kayo lumuhod, ipapatapong ko kayo sa fiery furnace. Pugon na mainit. Mamatotoasted kayo, magiging toasted siopaw kayo. Toasted bread. Anong sabi ng tatlo? Hindi pa rin po kami luluhod. Nakikinig pa ho ba kayo? Itong sabi nila, pakinig kayo maigi. Kaya kaming iligtas ng ating Diyos sa pinainit na pugon. At kung sakaling hindi kami ililigtas ng ating Diyos, hindi pa rin po kami sasamba. Dahil hindi naman tunay na Diyos yun. So nagalit ang Haring Nebuchadnezzar. Pinainit pa ng 7 beses. At yung mga kawal na nagatid sa kanila, hindi pa nakakarating doon, naapektuhan na. At nung sila'y inihagi sa fiery furnace, nakikinig pa ho ba tayo? Nagulat si Haring Nebuchadnezzar. Sapagkat yung tatlong inihagis niya sa pinainit na pugon, 4 na. Maaring ito'y anghel, o maaring ito'y si Kristo na sinamahan sila sa mainit na pugon. Amin po ba? At nung nakita ngayon ni Haring Nebuchadnezzar, yung tatlo na may kasama pa at di nasusunog, pinalabas na niya, pinatawag niya. At ni amoy na sunog, wala. Amin po ba? Ni amoy na sunog, wala. Ano ang nangyari? And listen very carefully. Pinatunayan ng Diyos na ang Diyos nilang pinaglilingkuran ay totoo. Amen. Amen po ba? Palakpakan natin ang ating Panginoon sa Diyos. Ano ang ibig kong tunguyin? Gumitna ka lang sa kalooban ng Diyos.
Huwag kang gagawa ng mali, ng masama, yun ang hindi tama sa harapan ng Diyos. Huwag kang matutukso. Kahit may nanunukso riyan na para lumihis ka sa kalooban ng Diyos, huwag mong gagawin. At magtiwala ka na kaya kang ipagtanggol ng Diyos. Kaya kang panalunin, kaya kang i-bless ng ating Panginoon. Nakikinig pa ho ba tayo? Amen. Palakpakan natin ang ating best na buhay. Makikita po natin sa aklat ng Matthew chapter 4. Anong sabi rito? Verse 8. Again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. All this I will give you, he said, if you will bow down and worship me. Jesus said to him, away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve him only. Mga minamahal, alam ba natin na si Satanas ay kaya rin niyang gumawa ng himala? Opo. Si Satanas ay kaya rin magpagaling? Opo. Si Satanas ay kaya rin magpayaman? Opo. Kaya ka rin dalin ni Satanas sa tagumpay? Sa totoo lang, maraming nakakaalam na kung bakit sumikat ng ganong katindi si Michael Jackson, because Michael Jackson sold his soul to the devil. At magkaalam ko, hindi lamang si Michael Jackson ang nagbenta ng kaluluwa kay Satanas. Kaya masyado silang sumikat. Sobra ang kanilang kasikatan. Anong sabi ng 2 Corinthians 4:4? Satan is the god of this world. Si Satanas ang Diyos nitong sangkatauhan. Kaya akala ng marami, yumaman sila dahil sa Diyos, hindi dahil kay Satanas. Ang akala nila, gumaling sila dahil kay Lord, hindi, galing kay Satanas. Ang akala nila, nakatanggap sila ng himala dahil kay Lord, hindi, galing kay Satanas yun. May promotion sila na naganap, pero hindi kay Lord, kay Satanas yun. Nakikilig pa ho ba tayo? Si Satan yun. Ano ang nagiging problem nito? Ang mga kaluluwa nila pupunta ng impyerno. Parang sa darating na panahon, yung tinatawag nating 666. Totoo ito. Pag ikaw ay natataka ng 666 sa noo, o saka ng kamay mo o balikat mo, sigurado na ang punta mo ng impyerno. Ito'y magaganap pagkatapos ng rapture of the church or second coming of Christ. First part ng second coming of Christ. Naunawaan po ba natin? Ngunit, pag hindi ka natatakan ng 666, pupugutan ka ng ulo. Pero papasok ka ng langit. Pangalawa, pag hindi ka napugutan ng ulo, magpapatago-tago ka. Hanggang matapos ang 7 years, Great Tribulation Period. Habang nagpapatago-tago ka sa loob ng 7 taon, na nagpapakahirap ka, hindi ka mapupugutan ng ulo, pero magpapakahirap ka nga lang, kasi katago-tago ka eh. Pero mapasok ka naman ng langit. Yung magpapatatak ng 666, masarap ang buhay nila. Cashless society. Wala ng pera ng mga panahong yun. Makakabili ka, makakakain ka through that 666 na tatak. Magiging maganda ang buhay mo through that 666 na tatak, na ang equivalent niyan ay ang pangalan mismo ni Antichrist. Naunawaan po ba ninyo ako? Ano po ang ibig kong tukuyin? Yung mga magpapatatak ng 666, kasabihin nila, giginhawa buhay nila. Yung hindi magpapatatak, mapupugutan ng ulo o magpapatago-tago. Amin po ba? Ngunit, papasok naman sila ng langit at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amin po ba? Brethren, may mga kaibigan tayo eh. May mga classmates tayo. Pwede ka namang alokin dyan eh. Pre, tagay ka na. Pwede namang hindi ka tumagay eh. Masasabihin nila, ano ba nangyari sa'yo? Simula nang naborn naging ka na, hindi ka na tumatagay. Hindi mo na tuloy natitikman yung mga masasarap na dapat mong matikman. May tao pa ho ba rito? Hindi mo kami gayahin. Patuloy kaming tumatagay, tumatagay ng tumatagay. Tama po ba?
Alam niyo bang sa panahon ngayon, hindi lang naman babae, hindi lang naman lalaki tumatagay, pati babae ngayon tumatagay. Sa totoo lang, mga babae ngayon, mas malakas pang tumagay eh. Opo. Lalo na kung mayroong video ka eh. Sarap tumagay. Amin po ba? Naunawaan niyo po ba ako? Ngunit, ikaw umiiwas ka, sila hindi. Pero pag dumating ang kamatayan, saan sila pupunta? Saan pupunta yung mga tumatagay? Sa impyerno. At doon sila magkutos ni Satanas. Samantala ikaw hindi ka tumatagay, papasok ka ng langit. Amen po ba? Alam niyo kung bakit tayo hindi umiinom ng alak, mga born again Christian? Alam niyo kung bakit? Kasi sa langit, walang alak. Kasi pagpunta mo ng langit, baka maghanap ka ng alak. Lord, wala bang sambig light? Emperador? Wala ba? Kaya, dito pa lang sa lupa, hindi mo na kailangan tumagay. Amen po ba? Kasi maghahanap ka sa langit eh. Dito pa lang sa mundong ibabaw na ito, ang bawal sa langit, ay nagbabawal na sa lupa. Amen po ba? Upang sa ganun, pagpunta mo ng langit, di ka na maghahanap. Amen. E kung mahilig ka sa tongit sa mundong ibabaw na ito, hindi pagpunta mo ng langit, Lord, bitong is barito. E walang tongits dun eh. Naunawaan po ba ninyo ako? Saan na ibig kong tukuyin? Bilang isang Kristiyano, meron tayong iniiwasan para sa Diyos. Tama. At iiwasan mo yan pansamantala o iiwasan mo yan sa habang panahon na. Tuluyan na. Amen po ba? Amen. May iaalok sa iyo si Satanas na sa unang tingin mo, maganda. Pero ang kinakailangan mo'y iwasan. Sapagkat hindi yan ang kalooban ng Lord, sa bandang huli, mapapariwara ka. Kung iiwasan mo yan pansamantala, magsasacrifice ka. Sakripisyo ka. Pero ang dulo naman yan ay kabutihan. Buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos sa buhay. Nasa, malapit na po ang magwakas. Mag-ready na yung mga tututugaawit. Nasa ating kamay, nasa ating sarili ang desisyon. Nasa atin. Amen po ba? Wala ang desisyon kanino mang tao. Lahat tayo ay bibigyan lamang ng payo ng sino paman. Pero nasa atin at sa bandang huli ang desisyon. Amen po ba? Naunawaan po ba ninyo ako? Nasa atin palagi ang desisyon. Si Jesus Cristo ay nag-decide na hindi niya sundin ang Diablo. Hindi siya gumawa ng tinapay, hindi niya tinukso ang amang sumasalangit, hindi siya nagpatukso kay Satanas na yung yaman ng mundo ay makuha niya. Pinanatili niya ang sarili niya sa gitna ng kalooban ng Diyos. Amen po ba? Ito ang Kristyanismo. Ito ang Kristiyano. Palakpakan natin si Lord. Ang pinapanatili natin ng ating mga sarili sa kalooban ng ating Panginoon. Alam niyo ho ba kung bakit ang mga ganitong aral ay naipapangaral? Sapagkat warning palagi yan eh, sa atin. Sapagkat ayaw ng Panginoon na bago pang mangyari ang isang bagay ay hindi tayo mawarningan. Kadalasan nga po ang preaching, bago pa tayo magkamali, may preaching na muna eh. Amen po ba? Amen po ba? Nakikinig pa ho ba kayo? Dito po ang tingin sa magandang lalaki sa harapan. Meron munang preaching upang sa ganoon, warningan tayo. Upang sa ganoon ay hindi tayo magkamali. And listen very carefully. Bago tayo darating sa isang desisyon ng buhay, lagi munang may magpapayo sa atin. Lagi munang may magwa-warning sa atin. Amen po ba? At alam niyo ho ba, mga minamahal, tayo po ay laging naaharap sa desisyon. Tama po ba? Yes. Susunod ba ng patuloy sa Diyos? Maglilingkod ba ng patuloy sa Diyos? Magtitiwala ba ng patuloy sa Diyos? Hindi niyo ho ba napapansin? Pag dumalo ka ngayon, bless na bless ka. Tama. Pero sa mga darating na araw, parang ayaw mo nang dumalo. Tama. Ayaw mo nang maglingkod. Tama po ba o mali?
Tama po ba? Yes. Mararamdaman mo yan. Hindi ka laging on fire and hindi ka laging aflame for God. Tama? Hindi. Hindi palagi. Kaya darating na naman sa punto ng buhay mo na magdi-decide ka uli. Kailangan tuloy-tuloy yung na ako'y nag-a-aflame. No? For God. Kailangan tuloy-tuloy. So lagi kang nakaharap sa decision. Decision upon decision, decision upon decision. At may tendency na kapag nag-decision ka ngayon, tama ang decision mo. Pero maaaring sa susunod, maaaring magkamali ka ng decision. Amin po ba? At ipinapakita rito sa atin ng Diyos, yung decision ni Christ ng una ay tama. Sa pangalawa ay nag-decision uli siya, tama. Amen. Sa pangatlo ay nag-decision uli siya, tama. Amen po ba? Kaya marami tayong nakikita na maraming Kristiyano sa una tama, pero bandang huli mali na. At marami tayong nakikita ng mga totoong mga lingkod na Diyos sa una tama, pero sa bandang huli mali na. Amin po ba? Nakikinig pa po ba tayo? Halimbawa, wala namang oneness ng unang panahon. Puro Trinitarian lang yan. Pero napakarami ng oneness ngayon. Saan nagmula yan? Sa mga Trinitarian. Sa totoo lang, marami akong na-meet ng mga oneness. Mga dating Trinitarian yan. Na napunta sa oneness na hindi naniniwala na sa Trinity. Mga naligaw at nalihis ng landas. Amin po ba? Bakit? Sapagkat nagkamali na sila ng desisyon. Si William Branham na gumagawa ng dakilang himala nung kapanahunan niya at natatagpuan pa ang sarili niya na nakikita ng maraming tao na merong sinag sa kanyang ulunan. Literally, may sinag sa kanyang ulunan. Pero nagkamali ng desisyon. Sapagkat nag-decide siya na huwag nang gumawa ng himala, magturo na lang ng magturo. At doon siya nagkamali. At nagpalabas siya ng aral ng oneness. Nakikinig pa ho ba tayo? Naunawaan po ba natin ang punto ko? Kaya po mga minamahal, may mga decision tayo na ito ay punong-puno ng sakripisyo. Pansamantala mo itong iiwanan o habang buhay mo na itong iiwanan? Ang tanong, kinadidesisyonan mo ba? Magdidesisyon ka ba? Kagaya ni Daniel. Si Daniel, alam na alam niya, Israelita siya. At bilang Israelita, maraming bawal na pagkain sa kanya. Sa atin ngayon, kita Israelita, Kristiyano tayo, walang bawal. Kung ano yung bawal sa iyo, yun ang bawal. Kung bawal sa iyo yan, nakaka-high blood yan, bawal yan. Tataas ang kolesterol mo, bawal yan. Tataas ang blood sugar mo, bawal yan. Magkakasakit ka, bawal yan. Pero sa panahon natin ngayon, tayo mga Kristiyano, walang bawal na pagkain. Amen. Naliwanag po ba yun? Wala. Ano ang bawal sa atin? Kasalanan. Pero nung mga panahon ng mga Israelita, merong mga bawal sa kanila. Bawal sa kanila ang pagkain ng mga ganito, bawal ng pagkain ng ganyan. No? At yan ang mga kinuha ng mga Sabadista. Ang akala ng mga Sabadista, Israelita sila. Kaya yung mga bawal sa mga Israelita, bawal ngayon sa mga Sabadista. Pero sa katotohanan lang, hindi tayo Sabadista. Amen. Amen po ba? Tayo po ay mga Kristiyano. Ano ang kaibahan ng mga Sabadista sa atin? Gusto niyong malaman? Parehas lang naman ang ating kaligtasan si Kristo. Kaya lang sa kanila may plus. Ang kaligtasan mo si Kristo, plus huwag kang kakain ng ganito. Plus, sasamba ka Sabado lang. Opo, kaya ang pagsamba nila, Sabado. At ang mga hardliner na Sabadista, mula umaga ng Sabado hanggang hapon, ang kanilang pagsamba. Whole day yan. Naimbitahan ako minsan ng isang Sabadista. Umatend ako sa kanila, whole day ang kanilang pagsamba. At yung mga pagkain nila ron, more on vegetarian sila. Okay naman ang maging vegetarian. Pero pag puro lugaw at pag puro gulay ang kakainin mo, hindi ka rin kakain ng karne tsaka isda, magiging lantang gulay ka. So i-balance mo rin. Amin po ba? Yes. Hindi pa ako nagbibiro. May nakukuha kang sustansya sa karne.
may nakukuha kang sustansya sa isda. Tama po ba? Pero kung nasusobrahan ka sa maraming bagay na alam mong magpapataas ng sugar mo, cholesterol mo, high blood mo, abay, iwasan mo na. May tao pa ho ba rito? So akala ng mga Sabadista, sila yung mga Israelita. Kaya kung ano yung panuntunan ng Old Testament, yun ang panuntunan nila. Kaya kung tatanungin ninyo ako, lingkod din Diyos, anong pagkakaiba ng mga Israelita sa mga born-again Christian? O ng Sabadista sa mga born-again Christian, ang mga Sabadista parang Israelita. Kung ano yung batas ng Old Testament, yun ang sinusunod nila na hindi dapat. Naunawaan po ba natin? Amen po ba? Kaya huwag nyo akong tanungin kung ano ang mga bawal na pagkain, wala. Crickets, kainin. Yung ayaw kumain ng crickets, huwag kumain ng crickets. Yung kape, hindi bawal. Yung ayaw magkape ni nervyusin, huwag magkape. Ganun lang naman yun. May tao pa ho ba rito? Nasa sa'yo na lang yan kung ayaw mong kumain. Pero hindi bawal yan. Wala tayong kaligtasan yan. May tao pa ho ba rito? Kaya ang mga Israelita, akala nila, ang mga Sabadisa, akala nila mga Israelita sila. Yung mga bawal sa Israelita, bawal sa kanila. Mali. Ngayon, si Daniel, dahil Israelita, maraming bawal sa kanya. Nakikinig pa ho ba tayo? At dito na ako magwawakas at final na ito. Ngayon, napunta sila ng Babylonia. Nasama si Daniel, si Shadrach, Meshach at Abednego. Pinapakain sila ng pagkain ng hari. Ngunit bawal sa kanila yon. Ito sabi nila, pakainin nyo lang kami ng vegetables. Ikumpara nyo kami sa lahat ng mga kabataan. Pakisabi kabataan. After 10 days, tingnan ninyo kung sino ang may abs. Kung sino ang mas malusog. Alam nyo bang after 10 days, mas malusog si Daniel, si Shadrach, Meshach at Abednego. Amin po ba? Sino ang napromote sa kaharian? Yung mga kabataan yun. Tao pa ho ba rito? Sino ang napromote? Yung mga kabataan yun. Bakit? Kasi yung bawal sa kanila, hindi nila kinain. Bawal sa kanila yun eh. May tao pa ho ba rito? Kaya alamin mo kung ano yung bawal sa'yo. Alamin mo kung alin yung mga dapat mong iwasan ngayon. At iwasan mo na, at alamin mo kung ano yung mga dapat mong iwasan ng tuluyan. Na hindi makakatulong sa iyo yan. Ngayon, pag iniwasan mo yan, papasok ka ng langit. At darating ang mga blessing at promotion sa iyo na hindi mo inaasahan. May tao pa ho ba rito? Alin po ba? Kaya laging nagwa-warning ang ating Panginoon. Ano? Gagawin mo yan, pupunta ka naman sa impyerno? Gagawin mo yan, mawawala ka naman sa kalooban ng Lord? Huwag na lang. Magsakripisyo ka na lang. At sa iyong pagkasakripisyo, magtiwala ka sa Panginoon. Mas gaganda ang buhay mo na nasa gitna ka ng kalooban ng Lord. Amen po ba? At para sa mga hindi nakadalo kaninang umaga, padaanan ko lang ito bago magwakas. Kasi karugtong na lang ito eh. Hindi nila napakinggan ito eh. Merong mga kaibigan na gusto mong maging kaibigan. Ngunit dadaling ka sa kapahamakan, pwede mo lang iwasan for the meantime. Ipag-pray mo na lang. At kung ayaw nilang magbago at tuloy yung kandadalin sa kapahamakan, mas maganda nang hindi mo na sila kaibigan. Amen. Kesa ka naman madala sa kapahamakan. Amen. Palakpakan natin si Lord. Kung meron kang minamahal at mamahalin, yan. Ngunit, dadaling ka lang ng minamahal mo at mamahalin mo sa kapahamakan, mabuti pang maghanap ka na lang ng ibang mamahalin. O kahit na wala ka ng mamahalin pa at wala nang magmamahal sa iyo, okay lang. Amen. Kesa naman mapunta ka sa kapahamakan. Pero gusto kong sabihin sa iyo, kapag si Kristo ang una mong kinaibigan, bibigyan ka ng Diyos ng mga mabubuting kaibigan. Amen.
kapag si Kristo ang pinili mong unang makapiling at makasama. Amen! Bibigyan ka ng Diyos ng mabuting taong makakasama mo habang buhay. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Kapag pinili mong mahalin paglingkuran ng ating Panginoon sa ayaw mo sa gusto, pag dumating ang sakit mo, pagagalingin ka ng Diyos. Pag dumating ang karamdaman, gagawan ka ng Lord ng Himala. Pag dumating ang kahirapan, para sa ganain ka ng Diyos. Ano mang problema, pagsubok laban ng buhay, lulutasin ng Panginoon. Amen! At sino mang nang-aaway sa iyo, aawain ng Panginoon, tatalunin ng Panginoon. Amen! Sapagkat pinili mo, inuna mo, na mahalin at ibigin at paglingkuran ng ating Panginoon. E tao pa ho ba rito? Ano po ang ibig kong tukuyin? Ito po. Ito si Kristo, ito si Satanas. Ito yung God the Father. Pinili ni Christ na magsakripisyo para sa God the Father. Ang ginagawa ni Satanas, tinutokso siya ng tinutokso para mapalayo siya sa kalooban ng God the Father. Pero ang ginawa ni Kristo, pinilit niya pa rin makasunod sa God the Father at tinakwil niya si Kristo. Amen. I mean si Satanas. Amen ni Kristo. Amen po ba? Nawanawa natin. Tinakwil ni Kristo si Satanas. Ganyan din tayo mga minamahal. Habang tayo nagpapatuloy sa Panginoon, merong tukso si Satanas. At ang sinasabi natin, o tukso, layuan mo ako. O tukso, lalayuan kita. Amen po ba? Gagawin ko ng patuloy ang kalooban ng Panginoon, at habang ginagawa ko ng patuloy ang kalooban ng Panginoon at dito na ako magwawakas, anumang magagandang hangarin, magagandang layunin, magagandang pangarap, anumang prayer ko, anumang magandang layunin ng puso ko dahil nasa gitna ako ng kalooban ng Panginoon, ang lahat ng iyan ay ibibigay ng Diyos. At sobra pa! Amen! Amen! Sinong naniniwala kung malakpak ng malakas? Sinong maniniwala sumigaw ng malakas? Hallelujah! Sinong naniniwala tumayo? At magtaas ang dalawang kamay patungo ng langit? Yes! Anong mensahe ngayon ng Panginoon? Si Kristo ay piniling magsakripisyo para sa kaibubuti niya. Piliin mong magsakripisyo alang-alang sa kalooban ng Diyos at hindi yan para sa Diyos. Higit sa lahat, para sa iyo yan. Amen! Regalo sa iyo ng Diyos yan. Buhay na wala hanggan. Kagalingan, himala, pagpapala ka sa ganaan. O rakyan doon na masyanda! Hallelujah! Of my life, I want to follow you. I want to walk with you. I want to walk with you. Just look unto Jesus. Ipagkatiwala mo, Lord. Ano mang pag-aalala mo, ipagkatiwala mo, Lord. Ano mang pangamba mo, ipagkatiwala mo kay Lord. Ano man ang sakit mo, ipagkatiwala mo kay Lord. Ano mang problema, pagsubok, laban ng buhay, ipagkatiwala mo kay Lord. Mas piliin mong magtiwala. Mas piliin mong manampalataya. Mas piliin mong sumunod sa ating Diyos. Oo, ang mga Kristiyano dumaraan sa problema pagsubok laban ng buhay. Oo, ang mga Kristiyano maaaring matukso, maaaring magkasala. Oo, ang mga Kristiyano ay maaaring maligaw at malihis ng landas. Oo, ang mga Kristiyano ay maaaring magkamali. Kahit na ang mga mangangaral at naglilingkod sa Diyos ay maaaring mag-politician at maaaring maligaw, magkasala at magkamali. Maaaring makapili tayo ng isang bagay na hindi kalooban ng Panginoon at mapalayo tayo sa Diyos.
Marami tayong illustration, marami tayong halimbawa na sinabi. Kulang pa yan. At napakarami pa sa banal na kasulatan. At sa mga tunay ng mga pangyayaring nagpapakita sa atin. Na mga taong dahil sa pagmamahal sa posisyon, dahil sa pagmamahal sa pera o sa maraming bagay, napahiwalay sa Diyos. Dahil sa takot, pangamba at pag-aalala. At dahil sa kawalan ng pananampalataya, nahiwalay sa Diyos. Kaya sa oras na ito, ilagay mo ng malalim ang iyong buhay sa Diyos. Hindi habang panahon, bata tayo. Tatanda din tayo at mamamatay at mawawala sa mundong ibabaw nito. Magandang habang bata pa tayo, ibigay na natin ang ating buhay sa Diyos at ipagamit na sa Panginoon. At tayo namang matatandaan na, hayaan nating pahabain pa ng Diyos ang ating buhay. At ipagkatiwaan na sa Diyos ang ating kalakasan at kalusugan na kahit nagkakaedad tayo, susunahan tayo ng Panginoon at patuloy tayong makapaglilingkod sa Diyos at maging sa ating mga mahal sa buhay para ma-enjoy nila ang magandang buhay at madala rin natin sila sa ating Panginoon. Ano man yung ang ministeryong pinagkatiwala sa atin ng Diyos, prayer and fasting, pagkakaloob, o anumang pinagkatiwala sa atin ng Diyos, ituloy lang natin yan. Minsan, kung magkaminsan, may mga nanggugulo, may nangiinis, may naiinggit, may stumbling block, huwag nang pansinin. Ipagkatiwala sila sa Diyos. Patuloy nating mahalin ang ating Panginoong Diyos sa buhay. Shall we sing that song once again? Lord, I want to serve you. Let this be a song of commitment. Pinapanalangin namin ang aming mga kaibigan, kamag-anakan, kakilala, classmate na hanggang ngayon wala pa sa iyo. Hiling po namin na iligtas niyo rin po sila. Pinapanalangin po namin na ang aming mga kapatid na naligaw at nalihis ng landas. Mga kapatid naming naakit ng sanlibutan, naakit ng masamang pita o ng kanilang inaakalang maganda pero hindi naman. Lord, sama-sama po kami nananalangin, ibalik niyo po sila. Sapagat sa unang tingin, parang ang saya-saya nila, ang ligaligaya nila. Pero hindi nila alam ang desisyong kanilang ginawa ay kapahamakan. At Panginoong Diyos, higit namin idinadalangin ang aming mga sakit. Ingatan niyo po ang aming mga buhay. Sapagat muli kaming nag-aalay ng buhay ngayon. Upang ang buhay na ito'y iyong patawarin. Upang ang buhay na ito'y iyong baguhin. Ilayo sa bisyo't kasalanan. Pagalingin at gawaan ng dakilang himala. Mabuting kalusugan. Pagpalain pa sa ganain. Iyanoy! Urakyanda labashiribiyanda. Pakitaas lang po ang dalawang kamay patungo ng langit. And Father, let your healing glow be upon them. Let your strength be upon them.
Let your wisdom and knowledge be upon them, Lord. Kailangan nila ito sa kanilang pag-aaral, trabaho, negosyo, sa kanilang pang-araw-araw na desisyon. At sabihin mo pa sa Diyos kung ano pa yung mga pangangailangan mo. And believe me, ibinibigay ng Diyos. At patuloy na ibinibigay ng Diyos. At patuloy ibibigay ng Diyos. Sapagkat mas pinili mong magtiwala, manalig sa Kanya, manampalataya sa Kanya, manatili sa Kanya at magpatuloy sa Kanya. Come on. Talk to Him personally. At kahit mahirap, walang mahirap sa Panginoon. Is there anything too hard for the Lord? Sabi ng Diyos kay Jeremiah, nothing is too difficult for me. Nothing. I am the Lord, the God of all mankind. Nothing is too hard for me to do. Kaya sa oras na ito, huwag mong titingnan kaliwat kanan, likod at harapan. Hayaan mo lang umiyak ka. Hayaan mo lang manginig ka. Sapagkat ang kagalingan ngayon ay dumadaloy sa iyo. Ang kumpletong kagalingan ay dumadaloy sa iyo. Ang kumpletong kalusugan ay dumadaloy sa iyo. Ang prayer mo ay sinasagot ng Diyos. Believe me! Maniwala ka sa akin! Kurawasya, ramasyanda, ramasyanda. Tuloy mo lang ang pagluha. Tuloy mo lang ang pagiyak. Dinig ng Diyos ang iyong mga panalangin. Dinig ng Diyos ang iyong mga pagluha. Kaya ka pinadako ng Diyos dito, nakikinig at nanonood ka ngayon. May gawain tayo ngayon, tuloy-tuloy ang ating gawain ito. Para sabihin sa iyo, hindi ka binigo at hindi ka bibiguhin ng Panginoon. God knows your heart, and God knows the longing of your heart. God knows all your prayers. God knows all your good desire. At gusto ng Panginoon ipaalam sa iyo, there is God. Merong Diyos na makapangyarihan. Yes! At ang mga nasa bilangguan ay palalayain ng Panginoon. At hindi lang sila palalayain ng Diyos. Palalabasin sila ng Diyos na may bagong buhay. Isang nanay ang lumapit. Pumunta ng church. At ang nanay na ito, aminin ko man, tuwing may problema lang, dumarating sa Kingdom of Jesus Fellowship. Tuwing may problema lang, dumadalo at nakikilala ang lingkod na niya sa Kingdom of Jesus Fellowship. Pero sa kabila ng lahat, hindi natin siya matanggihan. Hindi matanggihan ng Diyos. At ano ang kanyang prayer? Ang anak niya nasa city jail. Kasong rape ang kaso. I do not know if it's true or not. I prayed for that mommy and I did prophesy. Lalabas ang anak mo. At lumabas nga ang anak niya. Lumabas ang anak niya na may bagong buhay. Hindi lamang lumabas na nakalaya, lumabas na may bagong buhay. Aaminin ko, walang utang na loob ang maming yun. Pagkatapos na lumabas ang kanyang anak, hindi na muli kumatende. But I don't care. But I've done my part. The Kingdom of Jesus Fellowship is doing our part. Kaya gusto kong sabihin sa inyo, lalabas, lalaya na may bagong buhay. Gagaling, lalakas, lulusog. Kurawashira masyanda. So, yes! The sustaining power of God is flowing mightily. Anong sabi na Apostol Pablo? When I am weak, then God is strong in my life. Yung mga nagtaas po ng kamay at nagtitiwalang may tugon ng Diyos, kumakbang po kayo ng patungo na sa harapan. Sige po. And I will pray for you more. And as you come forward, mas lalo ninyong mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos. Believe me, maging lahat ng mga nakikinig at nanonood. Wala po kayong gagawin. Ipagkakatiwala mo lang kapatid mo sa Diyos. Wala kang gagawin. Ipagkakatiwala mo lang siya sa Diyos. Kasi alam mo, wala kang magagawa sa kanya. Ipagkakatiwala mo lang ang tao.
tatay mo sa Diyos. Ipagkakatiwala mo lang ang anak mo, ang magulang mo sa Diyos, ang pag-aaral, ang trabaho mo sa Diyos. Wala kang gagawin. Kasi kahit mag-isip ka ng mag-isip, hindi mo kayang isipin kung paano malulutas. Kahit maglupasay ka, hindi mo alam ang solusyon. At wala kang gagawin kundi magtitiwala lang sa Diyos. Sige po. Hindi mo alam kung paano mababago ang iyong mga mahal sa buhay. Pagtiwalaan mo lang ang Diyos. Hindi mo alam kung saan kukuha ng salapi. Pagtiwalaan mo lang ang Diyos. Hindi mo alam ang magiging future mo. Pagtiwalaan mo lang ang Diyos. Natin, tuloy tayo sa pagiging Kristiyano, tuloy tayo sa pagdalo, pag-aawit, paglilingkod, pagmamahal sa Diyos, pagsasakripisyo, everything. Tuloy lang tayo. And we will sing that you are good and all the miracles you've done as far as you are. Silang mga lumapit sa harapan. Silang mga nakikinig at nanonood na ngayon ay sumasabay sa amin sa prayer. Ang kahinaan nila'y palitan mo ng kalakasan. Ang sugat nila'y palitan mo ng pagalingan. Ang karamdaman nila'y palitan mo ng kalusugan. Ang kanilang pag-aalala'y palitan mo ng pananampalataya. Ang pag-iyak nila'y palitan mo po at Diyos ang kaligayahan. And as I pray for these people na nandito at maging mga nakikinig at mga nanonood, Lord, let their mourning be turned into dancing. Let their sadness be turned into joy. Hayaan mo ang mga pagluhang ito. Pagkatapos ng prayer na ito, hindi na ito pagluha ng kabiguan, kundi pagluha ng kagalakan. Father, in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. And the Lord is saying unto you, the joy of the Lord is your strength. The battle is not yours, but of God. Just trust me, says God. Gusto kong sabihin sa iyo ito, hindi nagbabago ang paniniwala sa iyo ng Diyos. Hindi nagbabago ang pagkakatawag sa iyo ng Diyos. Huwag mo ring baguhin
ang pagkakatawag mo at ang tawag sa iyo ng Diyos. Huwag mong alisan, huwag mong tanggihan, huwag mong layuhan. Ituloy mo kung anong pagkakagamit sa iyo ng Lord. At gusto kong sabihin sa iyo as a true prophet of God in this final hour, mas gagamitin ka ng Lord more mightily, effectively in this final hour. And God will make a way where there seems to be no way. Trust me. Father, let it flow in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. Makakaunawa ka pa. At patuloy ka pang makakaunawa. At dahil sa pagkaunawa mong ito, lalo ka pang lalapit at lalo ka pang maglilingkod sa Diyos. Lalo ka pang magtitiwala. At gagamitin ka ng Panginoon sa iyong mga mahal sa buhay. At gagamitin ka ng Panginoon more mightily, effectively in this manner. Dinidinig ng Diyos ang iyong mga panalangin. Hindi ka sabi, hindi ka bigo, hindi ka nasaktan, hindi ka sugatan. Palalo ka. Nasa gitna ka ng kaloobin. Father, let it flow at sa mga murang gulak nila, Panginoon. Ikaw, Rakya, Kandara, Pasyano. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Father. So, Father, let it flow in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. Let it flow. Kura masa karakam. Likianda rabasanda. Alam, urakianda. Alam ng Diyos na bumibigat ang inyong mga nasa balikat. Pero pinapagaang ng Diyos lahat yan. Pati ang mga problema, pagsubok, kasalanan ng nakaraan, gustong ibalik na Satanas. Pero ang lahat ng iyan ay binubura ng ating Panginoon. Kuramasyara masyanda, so Father, let it flow. Kuramakata masyanda, yes Lord. Kuramasanda ramahande, limianda labasuko tumurayande, lianda ramasaka, diakara masuko tumurabosika ramasyanda labahande, rakyanda ramahanda. We're praising you right now. Oh Father, we declare that we love you. We declare our everlasting love for you. For you, and we will sing, and we will sing that you are good, and all the miracles you done has brought us joy. For we are changed, and all the hope we have, you're praising you right now. Yes, Lord, hindi ang kagustuhan ng terorismo, kundi ang kagustuhan ng Diyos. Hindi ang laban ng terorismo ang mananaig, kundi ang laban ng Panginoon. Hindi ang sakit ang karamdaman ng mananaig, kundi ang kagalingan, kalakas at kalusugan mo. Hindi ang kahirapan, kundi ang kasaganaan. Hindi ang kahinaan, kundi ang kalakasan mo. Hindi po, O Diyos, hallelujah, ang mga bisyo't kasalanan ng mananaig, kundi ang kabutihan at kabanalan mo, Panginoong Diyos. Ama, hindi na po namin maisa-isa. Pero ang ibig namin tukuyin, hindi ang pangit na gusto ng Diablo sa aming buhay, sa aming buhay, aming mga mahal sa buhay, sa aming mga patiran, sa aming gawain, sa aming pamilya, sa aming kakilala, sa aming mga kaeskwela, katrabaho, kanegosyo, at hindi ang kalooban ng Diyos sa aming minamahal, o ng Diablo sa minamahal naming bansa, ang mananaig, hindi ang kalooban mo lamang. Salamat po, Ama.
Salamat po, O Diyos. Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos. Magpasalamat tayo sa Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. For your love to us. Thank you, Lord. Thank you, Lord. For your labor. You send your Holy Ghost. You send your Holy Ghost within, that we may praise your holy name. Thank you, thank. Magpasalamat tayo sa Panginoon dahil ang kalooban na Diyos ang higit na nananaig. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your love to us. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your liberty. Send your Holy Ghost within, that we may praise your holy name. Thank you, thank you. People, thank you. We thank you. We thank you. We thank you. Oh, magpasalamat tayo sa Diyos. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Sige po. Magpasalamat tayo sa Diyos. Huwag tayong hindi magpapasalamat sa Diyos. Sapagkat ang pagpapasalamat sa Diyos ay ang pag-udyok pa sa Diyos na lalo pang gumawa ng mga dakilang bagay. Thank you, Lord. We declare that the Philippines is for Christ. The Philippines is the kingdom of Jesus. Marawi is for Christ. Mindanao is for Christ. Luzon, Visayas, and Mindanao is for Christ. The nations of the world is for Christ. A kingdom of Jesus and have a destiny in Jesus Christ. We declare that Cuyapo is for Christ. We declare that Talugtog is for Christ. We declare that Gimba is for Christ. We declare that Cabiao is for Christ. Zaragoza, Agapan, Aliaga, buong Nueva Ecija is for Christ. Buong Pampanga is for Christ. Buong Bulacan, lahat Panginoon ng probinsya sa Luzon, lahat ng probinsya sa Bisaya at sa Mindanao, Panginoon, are all for Christ. The Philippines is for Christ and the nations of the world is for Christ. The heavens declare bow before thee, and in this place let your praise arise. The Philippines have a destiny in Christ. Forever! Forever, your name be exalted, O Lord of all creations. And in this place we leave your song on high. The Philippines have a destiny
in Christ. Yes, reign. Reign, reign, Lord Jesus, in our hearts and in our lives. Reign, reign, O Lord of the heavens. The Philippines have a destiny in Christ. Reign, reign. Reign, reign, Lord Jesus, in our hearts, in our hearts, and in our lives, and in our lives. Reign, 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 O Lord of the heavens. Marawi have a destiny in Christ. Marawi have a destiny in Christ. Reign, reign, hallelujah. Reign, reign, Lord Jesus, in our hearts, in our hearts, and in our lives. Sama-sama tayo, deklara natin. Reign. Reign, O Lord of the heavens, isigaw natin, marami habang destiny in Christ. And in our lives, rain, 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 O Lord of the heavens. Mindanao, Mindanao, have a destiny in Christ. Sing it again. Rain, rain, Lord Jesus. In our hearts, in our and in our lives, and in our lives. Rain, rain, O Lord of the heavens. Rain, the Philippines, rain, have a destiny in Christ. O Lord of the heavens, the Philippines have a destiny in Christ. Lord, we declare, we have a destiny in Christ. Our family and loved ones and relatives have a destiny in Christ. Gimba have a destiny in Christ. Salugdug have a destiny in Christ. Kuya Po have a destiny in Christ. Nueva Ecija have a destiny in Christ. Marawi have a destiny in Christ. Mindanao have a destiny in Christ. Luzon and Visayas and the Philippines and the nations of the world have a destiny in Christ. Salamat po, Ama ng Malami. Maraming marami, Panginoon. We bring back to you all the glory in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos sa buhay. Amen! Yung naniniwalang sinagot ng Diyos ang prayer, sabihin ko ng malakas na amen! Yes! Kung palakpak ng malakas! Amen. Diyos na buhay. Ang malakas na palakpak na po para sa ating Panginoong Jesus. Amen. Po tayo sa pangalawang gawain. At magbuklat po tayo sa Galatia 6:6. Dapat po tayo sa pagbibigay. Ang tinuturuan ng salita ay dapat magbahagi sa nagtuturo ng lahat ng mga bagay na mabuti. Amen po ba? Na ang nagtuturo daw po sa ginagamit ng ating Panginoon ay magbigay po tayo ng magandang bahagi. Ipon po natin ang ating ang lingkod ng Diyos, bigyan po natin sila ng pagpapala. At nararapat lamang na mabahaginan natin ng pagpapala ang mga nagtuturo sa atin ng salita ng Diyos. Dahil sa kanila, tayo ay napapalapit sa ating Panginoon sa mga natututunan natin mula sa kanila. At dahil sa kanila,
ay napapalapit sa Diyos at sila ay silang nagpipray sa atin para sa mga pangangailangan natin. Kaya nararapat lamang na tayo bahanginan natin ng pagpapala ang lingkod ng Panginoon. Dahil sila po ay wala naman pong trabaho. At mga binibigay po natin sa kanila ay nagagamit po nila sa pagpunta sa mga iba't ibang lugar upang marami pang maabot ng mga kaluluwa. Yung mga hindi pa ligtas, yung hindi pa nakakilala sa ating Panginoong Jesus, silang ginagamit ng Lord para sila'y mapagpala at sila'y mabahagi na ng salita ng Panginoon. Kaya naman, papasalamat din ako sa mga lingkod ng Panginoon, sa mga tiyaga nila sa pagpunta sa amin. Dahil kahit malayo po sa amin, talagang napakatiyaga po nila para mabahaginan lamang kami ng salita ng Panginoon. Kaya nararapat lamang po silang bahanginan. Sige po, magbigay po tayo para sa lingkod ng Panginoon. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging. For you're my God, you're the glory and the lifter of my head. Your light is fierce.
So much love in the kingdom.